I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. In the presence of my enemies. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah out of every unbelief. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Our weapon is a melody. Our weapon is a melody. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. With everything inside of me. With everything inside of me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery. In the middle of the mystery. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. Fear, you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. From the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. Go and tell it. Go, go and tell about it. Go and tell it. Go, go and tell about it. Go, go and tell it. Go, go and tell about it. Go, go and tell it. Go. Go and tell about it. Go, go and tell it. Go, go and tell about it. Go, go and tell it. Go, go and tell about it. Go, go and tell it. Go, go and tell about it. Go, go and tell it. Go, go and tell about it. Go and tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds all were watching you while seated on the ground. A light from them descended and glory shone around. Now we will go
and tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. This light shone in the heavens to cover all the earth. It was a sign to tell men about our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The wise men came to worship the holy child that day. They found him in a manger, sleeping on the hay. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, go tell it, go, go tell it about it, go, go tell it, go, go tell it about it, go, go tell it, go, go tell it about it, go. Jesus paid the price on the cross for you and me. He came to seek and save all the lost. For we are bought with a price. Therefore glorify God in your body and spirit, which are God's. And on the first day of the week, we break the bread and drink the cup. In psalms and hymns and spiritual songs, we sing to Him. We are the church of Christ. We are the church of Christ. Amen. Forsaking not the assembling, encouraging one another, all the more we see the day drawing near. Before us stands an open door for the preaching of the word. Let us go into the house of the Lord. Upon this rock he built his church. The gates of hell will not prevail. His words will keep in our hearts and wonder not. We are the church of Christ. We are the church of Christ. Amen. We take the gospel to the world. Just like Jesus said, we make disciples of those who believe. They go down in the water. They're buried with Christ, raised to walk in newness of life. And at that moment, sins are washed by the blood of the Lamb, and we are added by the Lord to His kingdom. We are the church of Christ. We are the church of Christ. Amen. We are the church.
Church of Christ. We are the Church of Christ. Amen. O soul, why stay away from Jesus? Don't wait too long. Be sighted and come repenting, O soul. Don't wait too long. Don't wait too long. Don't wait too long. Decide today and come to Jesus, O soul. Don't wait too long. Today may be the last one given. Don't wait too long. Decide today for home and heaven, oh soul. Don't wait too long. Don't wait too long. Don't wait too long. Decide today and come to Jesus, O soul. Don't wait too long. While we in love for you are praying, don't wait too long. Accept this word and come obeying, O soul. Don't wait too long. Don't wait too long. Decide today and come to Jesus, O soul. Don't wait too long. All right, isa pong mapagpalang gabi sa atin pong lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating DBR Recharge. This is March 25, 2024. With you, anyo pong lingkod, Brother Philip Brent Palacio from the Mabini Church of Christ, dito po sa Pangasinan. Okay, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Good evening at naimbag nga Rabi'i yung amin kakabsat. Dito naman po kami, ang inyo pong mga lingkod. At ako po si kapatid na Kevin Jan Ancheta, ang isa sa mga lecturers po ngayong DVR Monday edition. At kamanggagawa po ninyo sa Encarnacion Church of Christ. Samahan po ninyo kami, mga kapatid. Maabig tan masantos ya labi at si kayo namin agagi. Luming po sa ating lahat, mga kapatid. Brother Arnel po, inyong likod, isa po sa mga magpapaliwanag at magbabasa ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. Mayad nga gabi, mga utod, maayong gabi sa tanan ng mga viewers. Marcelo Magason po ang inyong kamanggagawa sa Orbistono Church of Christ. Umaasa po na kami po ay inyong samahan mula sa ating pagsisimula hanggat po sa pagtatapos ng programang ito. Ngayong gabi. Mula po sa San Manuel Tarlac, ang inyong pong kapatid Ed Collado or Tom Collado. Wabati po sa inyo ng isang napakagandang gabi at maganda po tayong lahat sa gabing ito. At sana po ay i-like at i-share po natin ang ating programa sa gabing ito at sama-sama po nating pag-aralan, pagbulay-bulayan at sariwain ang mga salita na mababasa sa banal na kasulatan sa gabing ito. Dahil napakilala na ngayon ang mga viewers naman po natin. We have some comments here from kapatid na Cass Aguila. Mapayapang gabi sa ating lahat, mga kapatid.
Sinundan po yan ni Brother Gilbert Salpura. Blessed evening po mga kapatid. Share done. Thank you po. Also from kapatid na Nori Cabrera Do. Nandang gabi mga kapatid. And sinundan din po yan ng pagtatag ni Ma'am Alma Arsiaga Sagurit at everyone at highlights and at followers. Okay, binasundan po niya yan ng pagbati. Good evening, sirs. Good evening, brethren. At ganun din po ay may pagbati dito si kapatid na Mercedes Enriquez. Mapagpala at maligayang gabi, mga kapatid. Sana patnubayan tayong lahat ng Panginoon. Amen po. At pinasundan niya ng pagbati rin ni kapatid na Vicky Vesperas Velasquez. Sabi niya, good evening, mga kapatid. Shared. Hey, thank you po sa pag-share. Mula kay kapatid na Paz Limon, magandang gabi sa pamilya ni Brad Junas, Nak, at lahat ng mga ka-DBR. Sana okay lang kayo. Love you all. Mula kay brother, Sister Myrna Vergara, good evening brothers. Blessed Monday to all of us. Good evening din po sa inyo. At hindi rin nagpapahuli ng pagbati si Sister Lydia Garlitos. Mapayapang pakikinig, mga ka-DBR family. God bless us all. Thank you to our lecturers. Thank you po. Pagbati po mula kay kapatid na Emil Delirio. Good evening, brothers. Armakip Phil Ed, watching and listening on DBR Recharge 2024. Thank you po. Thank you po kay Sister Mini Mindola sa mga emoji prayers. Kulang ng dalawa. Si kapatid na Jomari Minosa, blessed evening po sa lahat, mga kapatid. Ganon din kay kapatid na Josue Abinoha, blessed Monday evening mga kapatid na ka-DBR and also ang magigiting na Armakay Brothers, God bless us all. Thank you po. Sabi po ni Sister Lirio, Imelda Lirio, nice in blending the song, the word of God, ang galing, ang sarap pakinggan kayo mga brothers. Sabi po niya. Yun natin yung recording yung Emerson, ah. Yung last song. Sabi naman po ni Sister Juanita Bravo Manuel, magandang gabi mga kapatid at tinagpo niya at everyone watching. Sabi po ni Sister Maine Menjola, shared, tapos emoji prayer po. Yun po. Ito, meron din po tayong pagbate from Sister Myrna Vergara, watching from Singapore. Ganun ba yung pagbate? Singapore. Hello po dyan sa Singapore. Singapore. From Brother Richard Alwad Guillermo, good PM po mga ka-DBR. Hi sa lahat po ng mga preachers dito sa Ilagan City, Isabela. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Naimbag nga rabi, kanyayo dita, Isabela. Also we have from kapatid na Lori Aguilar Pelayo, good evening mga kapatid kay Cristo. At ito, meron pala tayong taga-subaybay from San Manuel, Pangasinan, from kapatid na Cas Aguila. Ayon. At galing po ito kay kapatid na Imelda Lirio. All my brethren in Christ joining us in the Word of God, watching on a DBR Recharge. Good evening sa inyong lahat. Nasundan yan ng pagbati rin ni kapatid na Shirley Alili. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At ganoon din kay kapatid na Arcelle Jane Orvano. Good evening to our great lecturers, Brother Armageb Brothers, Brother Philip Brandt, Brother Ed, and everyone tune in. DBR 2024 Recharge. God bless everyone. At nag-share si kapatid na Imelda Lirio. Blessed evening po from Joel Belio Campo. Hello po. Good evening. Magandang gabi mga kapatid. Galing po yan kay kapatid na Belia Bulkirin. At si Sister Imelda, sabi niya, good evening brothers Junas and your loving family watching and being with us joining DBR Recharge. Kay kapatid na Mene Mindiola, blessed evening my beloved brothers and sisters in Christ. Good evening mga brothers, all lecturers ngayong gabi.
masayang panonood sa DBR program Recharge 2024. May God bless us all. And then sabi ni Sister Deling Aguilar, a blessed Monday evening watching DBR 2024. And happy watching, brethren. Maraming salamat po, Sister Deling. Wow. Thank you po. So ngayong gabi po, mga kapatid, ay atin pong tatalakayin ang mga awit chapters 56, chapter 120, at 140 to 142. Saktong-sakto, limang chapters po yan na i-relate po natin sa mga nakalipas na mga chapters. At bigla nito eh, from 1 Samuel naging mga awit. So i-relate po natin yan, especially sa ating tauhan kung sino ba ang umawit niyan o nag-compose. I believe there is only one. Mm-hmm. Hindi ko nakapasa. Binasa ba lahat? Anyway, ang yun po ang pagkakasunod, Psalms 56, Psalm 120, and Psalms 140 to 142. So we also have additional po dito na mga comments from Sister Deling Aguilar, nabasa na pala yan. Again, happy watching, brethren. And from Sister Minnie Menjola, mga hearts po ang kanyang pinadala. Thank you po. Sakto-sakto ata yan, lima. Ibang kulay. Ibang kulay. Nakitigis sa kayo. Pili na lang. Alright, bago po tayo mag-umpisang magbasa, ay tayo po ay magdasal po muna. Humingi po ng gabay po ng ating poong may kapal. Okay, let's pray po, mga kapatid. Sa aming Diyos na makapangyarihan, mapagmahal sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon pong muling ito na inyo pong pinagkaloob, ibinigay sa bawat isa sa amin, na kami na naman po ay makapagbasa at mapaalalahanan ng inyo pong mga banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa programang ito na patuloy po ninyong ginagamit upang kami na inyo pong mga lingkod ay patuloy ang paglago ng amin pong pananampalataya. Sa gabing ito ay hiniling po namin na sana ay pagpatuloy po ninyo ang pagbubukas ng amin pong mga puso at ang amin pong mga kaisipan sa mga salita, sa mga aral na amin pong matututunan ngayon. Totoo po, Panginoon, ng mga istorya, mga kwento sa lumang tipan ay sadyang nagawa, nangyari para po sa amin pong ikatututo, para po sa amin pong bilang ehemplo upang kami po ay magtagumpay sa pananampalataya na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin hanggang sa makamtan po namin ang buhay na walang hanggan na kasama po kayo, Panginoon, na darating ang araw, ang inaasam-asam po namin na kayo po ay makita po namin ang inyo pong napakagandang mukha kasama ang inyong mga lingkod na nagpatuloy din sa pananampalataya. Panginoon naming Diyos, sana po ay gabayan po ninyo ang mga magbabasa, ang mga magpapaliwanag, gabayan po ninyo ang mga kapatid po namin na lagi din na nag-i-encourage sa amin ng mga lecturers para ipagpatuloy po ang amin pong gawain para saliksikin din ang mga salita para maibigay din namin sa kanila. Paspasan niyo po ang bawat isa sa amin at sa pagkakataong ito, Panginoon naming Diyos, kinikilala ka po namin bilang dakilang manggagamot. Kaya sa pagkakataong ito ay tulungan niyo nawa ang amin pong mga kapatiran na siyang nakakaramdam, nakakaranas po ng mga sakit na sa banig ng karamdaman. Sana po ay gamutin po ninyo sila, patnubayan niyo po sila. Lalong-lalo na, Panginoon, ang amin pong Sister Elena, sana ay gabayan niyo po ang mga doctors, maging ang kanya pong katawan mismo. Sana po siya po ay makarecover galing sa aksidente. Tulungan niyo po siya, maging ang kanyang mga gamot na iniinom, ang kanya pong familia na tumitingin sa kanya. Dalangin din namin ang
pagpapatuloy ng mabilis na pag-recover ng aming pong kapatid. Isa po sa inyo pong mga lecturers sa programang ito, si kapatid na Jefferson. Sana po ay gumaling na po siya agad-agad upang makapiling po namin sa programang ito muli. Panginoon naming Diyos, tulungan niyo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you po. Brother Kevin dyan, pwedeng ito na magtuloy ng pagbabasa. Ayan. Kay kapatid na Nathan Bravo. Hello all. Hey, hello din po dyan. Saan si brother Nathan? US, I think, New Jersey. New Jersey. Hello po dyan. Sa New Jersey. At pinasundan niyan ni kapatid na Araceli Urbano. Have a blessed Monday evening, beloved family of Brother Jonas, sisters Alma and Hannah Faye, and to guest lecturers and followers of DBR Recharge. May God bless us all. At pagbati rin mula kay kapatid na Hannah Faye. Blessed Monday po sa lahat. Hello mga ka-DBR. Amen and amen. Thank you so much, Brother Arnel, for nice opening prayer. Glory to God, sabi ni kapatid na Araceli. At puro magkakasunod na po yan ng mga amen coming from our brethren. Si kapatid na Junali. Si kapatid na Asiro. Arsyaga is watching with you, brethren, with Brother John. Thank you po sa inyo. Si kapatid na May Zaportiza, blessed morning and evening po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong panunood. Good evening po. Ganon din kay kapatid na Lori Aguilar Pilayo. Amen, amen. Thank you. Thank you, Brother Arnel, for your opening prayer. Yeah. Everybody, Sister Imelda. And even from Sister Daisy and Dimayo, good evening po, mga kapatid. Good evening po sa inyo dyan. Kamiling Tarlac. From kapatid na Alec Jihan, amen. A blessed evening to all brothers and sisters. God bless us all. Thank you. Okay. So if you have your Bibles with you po, mga kapatid, please open with us. First of all, dito po sa mga awit, Kabanata 56. Medyo nahirapan tayo sa pagbibilipino. Pero share ko po yung aking screen dito. Ako po yung unay niyo pong tagabasa. Right. Sa punong mga awit, ayon sa ang kalapati sa malayong mga puno ng roble, miktam ni David, nang hulihin siya ng mga Filisteo sa Gat. Maawa ka sa akin, O Diyos ko, sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao. Buong araw na pag-aaway, inaapi niya ako. Sa buong araw ay niyuyurakan ako ng mga kaaway. Sapagkat marami ang may kapalaluang sa akin ay lumalaban. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos ay nilagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa. Buong araw ay sinisikap nilang saktan ang aking kalagayan. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa aking ikasasama. Sila'y nagsama-sama, sila'y nagsisipagkubli, binabantayan nila ang aking mga hakbang gaya ng kanilang pag-aabang sa aking buhay. Kaya't gantihan mo sila sa kanilang kasamaan. Sa galit ay ilugmok mo, O Diyos, ang mga bayan. Iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay. Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Kung magkagayoy tatalikod ang aking mga kaaway, sa araw na ako'y tumawag, ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Sa Diyos na ang mga salita ay aking pinupuri, sa Panginoon na ang salita ay aking pinupuri. Sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala ako. Anong magagawa sa akin ng tao? Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. Sapagkat iniligtas mo sa kamatayan,
ang aking kaluluwa. At sa pagkahulog ang aking mga paa upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. Sunod po natin mga kapatid ang awit, Kabanata 120. Sa aking kahirapan ay sa Panginoon ako dumaing. At sinagot niya ako, O Panginoon, sa mga sinungaling na labi ay iligtas mo ako. Mula sa dilang mandaraya, anong ibibigay sa iyo at ano pa sa iyo ay magagawa? Ikaw na mandarayang dila. Matalas na palaso ng mandirigma na may nag-aapoy na baga ng anibro. Kahabag-habag ako na sa Mesyak ay nakikipamayan at sa mga tolda ng Kedar ay naninirahan. Matagal na ang aking kaluluwa ay naninirahang kasama ng mga napupuot sa kapayapaan. Ako'y para sa kapayapaan, ngunit kapag ako'y nagsasalita, sila'y para sa pakikidigma. Ito naman po ang ika-isandaan at apat na pong kabanata ng aklat ng mga awit. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa masasamang tao. Mula sa mararahas na tao, ay ingatan mo ako, na nagbabalak ng kasamaan sa puso nila at patuloy na nanunulsol ng pakikidigma. Pinatatalas ang kanilang dila na gaya ng sa ahas at sa ilalim ng kanilang mga labi ay kamandag ng ulupong. O Panginoon, sa mga kamay ng masama ay ingatan mo ako. Ingatan mo ako sa mararahas na tao na nagbalak na tisurin ang mga paa ko. Ang mga taong mapagmataas ay nagkubli para sa akin ng bitag at ng mga panali at sila'y naglagay ng lambat sa tabi ng daan. Naglagay sila para sa akin ng mga patibong. Aking sinabi sa Panginoon, Ikaw ay aking Diyos. Pakinggan mo ang tinig ng aking mga daing, O Panginoon. O Panginoon, aking Panginoon, lakas ng aking kaligtasan. Tinakpan mo ang ulo ko sa araw ng labanan. Huwag mong ipagkaloob, O Panginoon, ang mga nasa ng masama. Huwag mong hayaang magpatuloy ang kanyang masamang pakana. Baka sila'y magmalaki. Tungkol sa ulo ng mga pumalibot sa akin, takpan nawa sila ng kasamaan ng kanilang sariling mga labi. Mahulog nawa sa kanila ang mga nagniningas na baga. Ihagis nawa sila sa apoy sa mga malalim na hukay upang wag na silang makabangong muli. Ang mapanirang puri naway huwag matatag sa daigdig. Kaagad nawang tugisin ng kasamaan ang taong mapanlupig. Alam kong tutulungan ng Panginoon ang panig ng nahihirapan at katarungan para sa mahirap. Tunay na ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Mga awit 141. Tumawag ako sa iyo, O Panginoon, magmadali ka sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko kapag ako'y tumatawag sa iyo. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan at ang pagtataas ng aking mga kamay ay handog sa kinahapunan. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama na ako'y gumawa ng masasamang gawa na kasama ng mga taong gumagawa ng masama. At huwag mo akong pakainin ng masasarap na pagkain nila. Sugatan nawa ako ng matuwid sa kagandahang loob at saway niya ako. Ito'y langis sa ulo. Huwag nawang tanggihan ang aking ulo
sapagkat ang aking panalangin ay laging laban sa kanilang magawang liko. Ang kanilang mga hukom ay inihagis sa mga tabi ng malaking bato at kanilang diringgin ang aking mga salita sapagkat sila ay maiinam. Gaya ng isang nag-aararo at nagbubungkal ng lupa, gayon ang kanilang mga buto sa bibig ng siyol ay ikakalat. Subalit ang mga mata ko, o Panginoong Diyos, sa iyo'y nakatuon. Sa iyo ako nanganganlong, huwag mo akong iwalang, iwang walang kalaban-laban. Iligtas mo ako sa patibong na para sa akin ay kanilang inilagay at mula sa mga bitag ng mga manggagawa ng kasamaan. Mahulog nawa ang masasama sa kanilang sariling mga lambat hanggang ako naman ay tumatakas. Kapitulo 142. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon. Sa pamamagitan ng aking tinig ay sumasamo ako sa Panginoon. Binubuhos ko sa kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa kanyang harapan ang aking suliranin. Kapag ang aking espiritu ay nanlulupaypay sa loob ko, ang aking landas ay iyong nalalaman. Sa daan ng aking tinatahak, sila'y nagkubli para sa akin ng isang bitag. Tumingin ka sa kanan at sa iyo at iyong masdan, walang nakakapansin sa aking sinuman. Walang kanlungang nalalabi para sa akin. Walang sinumang lumilingap sa aking kaluluwa. Ako'y dumaing sa iyo, o Panginoon, aking sinabi, ikaw ang aking kanlungan, ang aking bahagi sa lupain ng mga buhay. Pakinggan mo ang aking pagsamo, sapagkat ako'y dinalang napakababa. Ligtas mo ako sa mga nagsisiusig sa akin, sapagkat sila'y napakalakas para sa akin. Ilabas mo ako sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan. Paliligiran ako ng mga matuwid sapagkat ako'y pakikitunguhan mong may kasaganaan. Alright, yan po nagtatapos ang atin pong pagbabasa ng atin pong mga assigned chapters ngayong gabing ito. Magbasa po muna tayo ng mga comments bago po fully nating i-discuss ang bawat kapitulo po na atin pong nabasa. Mula po kay Sister Marcela Concepcion from Victoria Church of Christ. Good evening po mga kapatid. And sundan po yan Sister Jonalisa Gabuyo Arsiaga. Shared done po. Thank you po for sharing. Also from kapatid na Leila. Good evening mga kapatid. A blessed Monday evening to all. Shared at highlight and at everyone. Ganun din may at everyone Sister Jonalisa. Kahit si kapatid na Nati Apaga Cesario. Blessed evening mga kapatid. And also from Sister Marcetta Doni, blessed evening po mga kapatid. Blessed evening din po sa inyo dyan. And from Sister Arceli, commendation as always and we are thankful. Amen. Praise God for the reading of Psalms 56, 120, 140, 141, and 142. Thank you so much brothers Philip Brent, Ed, Kevin John, Marson, Arnel for nice and clear reading of God's Word. To God be the glory. Po, doon nagtatapos yung comments for now. So tayo po ay magkakaroon na po ng discussion patungkol po sa Kabanata 56. Pull up lang po ako ng aking notes dito. So again, if you have your Bibles with you, balikan po natin saglit. Ito pong Kabanata 56. Kung titignan po ninyo sa inyo pong mga Bible, ay meron po siyang title. In some of the Bibles that I have seen, meron po talaga yung titles doon sa verse 1. So kung titignan po ninyo, ang nakalagay po kaagad dyan ay sa punong mga awit ayon sa kalapati, sa malayang mga puno ng roble, miktam ni David nang hulihin siya ng mga Filisteo sa Gat. So in-explain po mismo doon sa title kung para kanino itong awit po na ito. At sinong nagsulat at anong parang setting po, setting nung sinulat po ito. So ang atin pong makikita sa punong mga awit to the chief musician. In some comments po, this could be the worship or choir leader of the Levites leading the worship of Israel, or it can also be God himself
Who Invented Music. At dito po, meron ding nakatitle na ayon sa ang kalapati sa malayong mga puno ng Rople, ito po daw ang tono nitong awit na ito. Yun nga lang, wala din pong nakakaalam nung awit din po na iyon ngayon, yung The Silent Dove in Distant Lands. Ito po ay isinulat ni David. Ang sabi po dito, isa daw itong miktam. Ano po ba ang isang miktam? Isa po itong kataga, isang, ano bang tawag nito? Yung music term, ang miktam, nang ibig sabihin daw po ay golden. It can mean golden and it can also mean to cover, ang word po na miktam. Now, in other words, to cover, it is a necessary secrecy in the time of crisis. But we can infer that this is one of the golden psalm of David. Kasi kahit din po yung Psalm 15 ay tinawag din po na miktam. Pero ang setting po nito ay ito po yung time na kung saan nahuli po siya ng mga Filisteo doon po sa Gat. Kung babalikan po natin, nabanggit na po ito na kabanata sa atin pong mga previous na readings, doon po sa 1 Samuel chapter 21 verses 10 to 15. Ito po yung time na kung saan si David ay tumakas po kay Haring Saul. Di po ba dahil ang plano ni Haring Saul ay patayin po ito si David. Sumula po doon sa isang pare, kay Ahimelech, napunta po siya doon sa Gat. Di po ba? Padaanan lang po natin. Naalala nyo, doon po siya nagkunwaring isang baliw. Kung babasahin po natin sa 1 Samuel verse 21, chapter 21 verse 13. Kaya't kanyang binago ang kanyang kilos sa harapan nila at nagkunwaring baliw sa harapan nila. Gumawa siya ng mga guhit sa mga pinto ng tarangkahan at pinatulo ang laway sa kanyang balbas. So ginamit niya po ang pagkukunwaring baliw upang makatakas sa mga Filisteo doon po sa lugar ng Gat. And this was also the time that from the tabernacle, from the place of worship, kung saan po, di ba, humingi siya ng tinapay, going to the cave of Adullam, okay, sinulat niya daw po itong awit po na ito, which is the Psalm 56, nang siya daw po ay hulihin ng mga Filisteo doon. So from the tabernacle to the Adullam cave. Ito po ang sabi niya. Sa verse 1 at verse 2, ang pinakapunto niya po dito, ang sabi niya, maawa ka sa akin. Okay? At nirecognize niya po, O Diyos ko. What was his plea? Dito po. Have mercy, sabi niya po. Have mercy on me, O Lord. Pull up lang po ako ng ibang notes po dito. Okay. Okay. He cried out, addressing whom he needed help. And he needed divine help, or divine help is what he needed to rescue him. Ano pong hiniling niya mula po sa Diyos? Mercy. Maawa ka sa akin. Have mercy on me, sabi po niya. Bakit daw po siya humihingi ng awa mula sa Diyos? Sabi po doon sa verse 1, dahil siya ay niyuyurakan ng mga tao. Sino po ba ang humahabol po sa kanya this time? Sino po ba ang kanyang mga kaaway? Hindi lamang po yung mga Filisteo sa Gat, kundi gayon din po ang mga tauhan ni Saul. Kaya doon po sa verse 1, sabi niya, niyuyurakan ako ng mga tao. Inaapakan ako. Ako ay inaapi. At yung term pa po niya doon, buong araw na pag-aaway. Kaya din po sa verse 2, buong araw ay niyuyurakan ako ng mga tao sapagkat marami ang mga kapalaluang sa akin ay lumalaban. We could see here on the last part of verse 2, marami ang may kapalaluang sa akin ay lumalaban. On earth, sa mundo pong ito, si David ay greatly outnumbered. Mag-isa niya lang po. May mga kasamahan siya pero outnumbered pa rin. So he looked for help from God. Ito po yung kanyang cry, ito yung kanyang pag-iyak, yung kanyang pagsamo.
Okay. That he needed divine help to the one who is enthroned above. He looked to God as the Most High. Ito po ang isang nakapagtataka doon sa translation po na gamit po natin. Wala yung Most High o pinakamataas. Ang nag-iisang pinakamataas. But if you look at your version, the versions in English, especially the New King, yes, the New King James, meron po the Most High doon po sa dulo ng verse 2. He knows the advantage of one being on high ground. Hindi po ba siya isang sundalo? At pag ikaw ay nasa pinakamataas na parte ng siguro pag naglalaban at mas nakikita mo yung kalaban, you are the one who is ahead in the game or in the battle kasi alam mo yung move ng bawat kalaban, ng bawat tao na nandoon. And David is telling or saying the Most High One that he knows the advantage of being one on high ground, so he looked for help for the Most High. Kasi sino ba ulit yung kanya pong mga kalaban dito? Sabi niya doon, buong araw na pag-aaway, inaapi niya ako. Sino kaya itong niya dito? Si Saul. Nang mga tao, si Saul at ang kanyang mga alagad at ganyan din po ang mga Filisteo. So ito ang kanyang sinasabi, I have people who are against me, trampling against me. At meron din po siyang naging confession sa verse 3 hanggang 4. Kapag natatakot ako, ano pong sabi niya? Kapag natatakot ako, he did not deny the presence of fear despite being one great leader, slayer, warrior, shepherd, and captain. Kung maalala niyo po yung awit ng mga tao noon na pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at si David naman, ilan yung kanyang pinatay? Laksa-laksa yung term po niya sa Tagalog. Mas marami. But if you look at the psalm itself, ano pong sabi niya? Kapag natatakot ako, he was one great leader. He was a warrior. He was also a shepherd. Kapatay ng leon, ng oso, naging captain din po siya, naging hari. But he himself has said, kapag natatakot ako. Anong ginagawa daw po niya sa verse 3 kapag siya ay natatakot? Inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Despite the fear, he knew what he had to do. He boldly proclaimed his trust in God. Meron pong akong nabasang isang quote from Charles Spurgeon from the Treasury of David. Sabi po niya dito, he feared, but that fear did not fill the whole area of his mind. For he adds, I will trust thee. Inilalagak ko ang tiwala ko sa iyo. It is possible then, according to Charles Spurgeon, for fear and faith to occupy the mind at the same moment. I don't know if you agree with this, mga kapatid. Doon po sa dulo, sabi niya, it is possible for fear and faith to occupy the mind at the same moment. Sabi niya dito, he knew what to do during fear or despite the fear. We should not serve God or speak His name out of fear. Pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ni David, I am sometimes afraid, but I trust in God and I do what is right. What is the right thing to do? Isa pong takeaway din dito, mga kapatid. Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Don't wait for fear to stop. Don't wait for fear to stop before you do what's right before the Lord. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa verse 4 po tayo. Anong sabi niya? Sa Diyos na pinupuri ko ang salita. David is saying that there is praiseworthiness of God's word. Karapat-dapat daw pong papurihan ang salita ng Panginoong Diyos. His praise of God is directly connected with God's word. His trust wasn't a blind hope. San kaya niya kinuha yung kanyang
kanyang trust, yung kanyang tiwala, yung kanyang faith. It is based on God's revealed character and promises from God's own holy words. Kaya sabi niya, sa Diyos na pinupuri ko ang salita. We know God through His word. Right now, why do we know that there is a God, there is our living God? Dahil lang po ba sa atin pong mga nakikita, sa atin pong paligid? No. It is because also of the Bible that we have right now. It is not by intuition. Hindi lang po ito hula-hula na baka may Diyos, baka wala. Di po. And it is not only by mere feelings, but by the real confidence in the living God from His own holy words. Kaya sabi niya, sa Diyos na pinupuri ko ang salita. Dilagdag niya rin po dyan, sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala. Ang laman sa akin ay ano ang magagawa. Di po ba sa verse 3, he was claiming about fear. Talang natatakot itong si David. Yet, he tells us on the last part of verse 4 that due to trust, nang dahil po sa kanyang tiwala, hindi siya mangangamba kung ano man ang magagawa ng laman ng ibang tao sa kanya. And this is David's boasting. Ito po ang pagmamalaki ni David. Inilalagay niya ang kanyang tiwala sa Diyos. Nandun na siya eh. Diba? Nadakip na po siya ng mga kaaway. Nahuli po siya. But he says to himself, I will trust in God. Walang magagawa ang laman sa akin. Proceeding po sa verse 5, 6, and 7. Buong araw ay sinisikap nilang sakta ng aking kalagayan. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa aking ikasasama. Sila'y nagsasama, sila'y nagsisipagkubli. Binabantayan nila ang aking mga hakbang, gaya ng kanilang pag-aabang sa aking buhay. Anong sinasabi ni David dito sa verse 5 at 6? Ine-explain niya po muli, sinasalaysay niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kaaway laban po sa kanya. Kung titignan niyo po doon sa verse 1 at verse 2, 'di ba? Yung pinoint out ko po doon, may ginamit siyang all day, buong araw. Eh, buong araw ng pag-aaway. Sa verse 2, buong araw ay niyuyurakan ako ng mga kaaway. Sa verse 5, pumuli, buong araw ay sinisikap nilang sakta ng aking kalagayan. What does this mean? There is an unrelenting pressure. Buong araw eh, dire-diretso na pressure kay David. Maraming mga may ayaw sa kanya, may gustong pumatay sa kanya. Siya ay inoobserbahan, tinitignan, at nag-aabang na siya ay patayin. There is a complaint of David. Siyempre, nandun na siya sa puta, doon sa mismong kampo ng kanyang mga kaaway. Sa verse 7, he had something in mind, an attitude, na kung saan we could still see his faith and his belief in God. Kaya sabi niya dito, kaya't gantihan mo sila sa kanilang kasamaan. David is appealing for justice, ng hustisya. Any of his enemies, sino ulit yung mga kaaway niya po dito? Soul servants or the Philistines of God. He asked him to cast down his anger to these people. Sabi niya, sa galit ay ilugmok mo, o Diyos, ang mga bayan. Ano pong hiling niya? He asked this because it is not right for the enemies of God to triumph over God's purpose. Mamaya po, makikita natin dun sa verse 9. Kaya niya sinasabi ito because the Lord or God is on His side. Kaya tayo po ay pupunta ngayon doon sa verse 8 to 9. Okay? I've watched a video and this tells us daw doon sa verse 8 and 9, this is the most tender couple verses of the book of Psalms na sinulat po ni David. Sabi niya, iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay. Doon po muna tayo sa part po na yon. David was completely alone. Especially this time na siya po ay nadakip na ng mga Filisteo.
He valued the sympathy and care of God all the more. Mas na-appreciate niya daw po ang simpatya, ang pag-aalaga, pag-aaruga ng Diyos. He found great comfort in the thought that God noted his misery. He has been wondering, di ba, nag-umpisa doon talaga sa mismong lugar po nila, pumunta sa iba't ibang lugar hanggang sa umabot po siya ng Gat, papunta na naman siya ng cave ng Adulam. Sabi niya, ibinilang ang aking mga paglalakbay. Who counted his wandering? It was God. From place to place, he knows that God has numbered his wanderings and he was there. God was there. Ang Diyos po ay nandoon. Kaya sabi niya, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Kapag tataka, ano, bakit ilalagay ng Diyos ang kanyang mga luha sa isang sisidlan, sa isang bote? Because God saw and noted his misery. Umiiyak din itong si David. Natatakot, umiiyak. Ipo ba? He could say, Lord, you regard my tears as something precious before you. Sabi niya kasi, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. You don't despise my tears, but you collect them in your battle. Sa verse 9, kapag tumatawag ako sa iyo, O Diyos, magsisitakas ang aking mga kaaway. Alam ko ito dahil ikaw ay aking kakampi. This is the ground of David's confidence. Bakit niya daw pinagkakatiwalaan ng Diyos? Dahil alam ko ito dahil ikaw ay aking kakampi. Probably if David and Paul were together, okay, kung nagkita man lang sila, mag-agree si David kay Apostol Pablo dun sa sinabi po niya sa Romans chapter 8 verses 31 to 33, if God is for us, who can be against us? Tignan po natin naman dun sa verses 10 to 11. Sa Diyos na ang mga salita ay aking pinupuri. Sa Panginoon na ang mga salita ay aking pinupuri. What is another ground for David's confidence other than kasama o kakampi daw po niya ang Diyos? Because he is clinging to God's word, pinanghahawakan niya daw po ang mga salita ng Panginoong Diyos. Sabi niya, pangatlong beses na po ito, di ba? Nabanggit po kanina sa verse 4, patungkol po sa mga salita na pinupuri, pinapasalamatan ni David. Sabi niya dito sa verse 10, at yung two lines po dito, sa Diyos na ang mga salita ay aking pinupuri. Sa Panginoon na ang mga salita ay aking pinupuri. There is confidence of David in God's word. And that's where he got that basis or that ground. Sa verse 11 po, sabi niya dito, sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala ako. Anong magagawa sa akin ng tao? David declares the greatness of God's word. Tignan niyo yung succession of God, of David's affirmation. Okay? Ako ay nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay kakampi ko. Ako ay nagpupuri sa mga salita ng Diyos. Same as verse 4, yung nakita po natin kanina. Preaching confidence in himself because God is for him. He did not fear what man could do to him. Di po ba? Parehas ito doon kanina sa verse 4 na ang sabi po, okay, ano ang laman sa akin ay ano ang magagawa? Sabi naman dito, anong magagawa sa akin ng tao? It's the same. And we should preach that confidence to ourselves. Hindi yung confidence po ng sarili natin, ano, but have that confidence in God and in His words. Walang takot na nagtitiwala ako anong magagawa sa akin ng tao. I remember again another saying of Apostle Paul in 2 Timothy chapter 1 verse 12. Yung isa sa mga lyrics ng atin pong inaawit, for I know whom I have believed and I'm persuaded that he is able to keep which I have entrusted to him against that day. Sa Tagalog po, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko
sa kanya. These were the words of Apostle Paul before he departed on this world. At ganun din, I believe that this is what David was pointing out. Wala akong takot because I have entrusted my life to the one who has given it. So last two verses po, mga kapatid. Ang iyong mga panata ay sa akin. Vows. What are these vows? Okay. Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. Sacrifices he vowed to offer to God if he would deliver. Meron daw siyang mga naipangako o nagawang mga sacrifices. He was far away from the tabernacle. But he is doing it saying na, I have a vow. Ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. I could not do it right now, those sacrifices, but all I could offer right now is yung handog ng pasasalamat at of thanksgiving, sacrifices of thanksgiving. Sa verse 13, sapagkat iniligtas mo sa kamatayan ang aking kaluluwa. He's now thanking the Lord as he ends the psalm. At sa pagkahulog ng aking mga paa, upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. David knew this is why God spared his life so that he could live rightly before God. Alam naman na natin, hindi pa ito yung katapusan po ng buhay ni Haring David. On his way to Gath, when he was already in Gath, and after Gath, David's life was so much in danger. Yet, God delivered him. Iniligtas po siya ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway and kept his feet from falling. Iningatan niya daw po, iniligtas niya sa pagkahulog ng kanyang mga paa. Ito pong awit po na ito, it started wherein ipinakilala o sinabi ni David ang karahasan, ang attitude, ang kanyang suffering against sa kanyang mga enemy. But it ended on verse 13, to the beautiful light of God's presence. Ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay, sabi niya po dun sa dulo. The path that only faith can walk. Ang pinakapunto po dito sa psalm po na ito, it is from fear to faith. Fear to faith by doing it in God's word in mind. Especially today, as Christians, from fear to faith. And that faith, okay, hindi lamang po sa dahil may nakikita po tayo sa paligid natin, I have faith already in God, but also what? Doing it in God's word in mind. Padaanan ko lang po mga kapatid, this is something also as I was reminded that to preach Christ daw in every time na mayroon daw pong mga sermons. That we could also actually see Jesus in Psalm chapter 56. Again, Jesus is also seen in Psalm chapter 56. Sa verse 2, this is the first one. Jesus is the one who had to contend with many enemies. Hindi po ba? Marami ang may kapalaluang sa akin ay lumalaban. Di ba? Marami po ang naging mga kaaway, hindi naman po nakikipag-away ang Panginoong Diyos, pero marami po ang naging against sa kanya, mga Fariseo, mga scribes, mga Hudyo, na hindi po sang-ayon sa kanya. Di po ba? So Jesus could relate and we could see Jesus here. Second po, Jesus is the one whose words are twisted. Binabaluktot lagi ng aking mga kaaway ang mga sinasabi ko. This could be seen on verse 5. Nalala niyo po yung sinabi niya na patumbahin niyo itong templong ito, gibain ninyo at sa tatlong araw ay aking itatayo ito. And his enemies were saying, binaluktot yung kanyang mga salita. So parang terorista, ang tagal-tagal naming pinatayo ito, ang mga inununo namin. Okay? And ang dating sa kanila nung mga nakarinig ay iba. So binabaluktot lagi ang aking mga kaaway ang mga sinasabi ko. Pangatlo po, Jesus is the one whose soul was delivered from death. And as Christians, we ought to cling to that. Panghawakan po natin yon. Jesus is the one whose soul was delivered from death. Ang kanya pong kaluluwa
ay naghari laban po sa kamatayan. Sapagkat iniligtas mo sa kamatayan ang aking kaluluwa. Nang dahil po sa kanyang resurrection, pagkabuhay muli, mayroon po tayong victory over death. At pang-apat po, on verse 13, Jesus is the way that we walk in the light. Because of Jesus, siya po yung nagsasalita dito, upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. Ano po bang sabi niya sa John chapter 8 verse 12? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So we could see Jesus also in Psalm chapter 56. So meron po ba tayong mga katanungan? Meron po bang mga additional comments? Basahin ko na lang po dito. Medyo malayo na ang... Okay. Dito po, from Sister Urseli. Amen, Brother Philip Brent. David, ask and plea for mercy to God. Reflection in Psalm 57 verse 1. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusted in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until this. Sabi din po nila, Amen, Brother Philip Brent. The Lord is my helper. I will not fear that what man shall do unto me. Hebrews chapter 13 verse 6. Sabi din po ni Sister Deling Aguilar, Amen, He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be greatly shaken. Psalm 62 verse 2. Thank you po sa mga dagdag po ninyo. Ganon din po, again from Sister Arceli Urbano, Amen, brother. David prayed and cried out for God. Reflection in Psalm 39 verse 12. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace in my tears, for I am a stranger with there, and sojourney as long as all my fathers were. And from Sister Arceli, yung sa Romans 8 verse 31, sabi niya po, Amen. What shall we then say to these things? If God before us, who can be against us? A reflection from Sister Imelda Lirio. From 56 verse 3, bagaman ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako ng mga ito. Meaning, in time of trial, tribulation, buong pagtitiwala, tayo manampalataya sa Diyos dahil sa ating pagkatakot, isa lang ang ating tatakbuhan, hindi ang sanlibutan, kundi sa nag-iisang Diyos lamang, buong pagtsatsaga at mayroon tayong ganap na kaginhawaan. And lastly, from Sister Jasmine Bernales, as Christians, we are called to experience suffering, but suffering does not equal abandonment from God. There is trust of ultimate justice in the end as well as reward for our obedience to the Lord. It is in these things that we are able to remove fear in these times. Thank you po for sharing. I guess wala pong mga katanungan. Proceed na po tayo sa atin pong next na chapter. Thank you po mga kapatid. All right. Thank you, Brother Philip, sa napakaliwanag na explanation ng chapter... kalimutan ko tuloy, ano? Chapter 56. All right. Dako naman po tayo sa Psalm o Awit 120. So, ang title po nito title po nito dito sa ginagamit po nating Bible is Awit ng Pag-akyat or the Song of Ascending. Ano po? So, ito po ang Awit chapter 120, i-connect po natin dun sa pangyayari kay David na sinasabi nga po kanina ni Brother Philip na kung saan siya ay nasa sitwasyon na tinatakbuhan niya yung mga umuusig sa kanya o nandun siya sa sitwasyon na napakahirap para sa kanya ang magtago sapagkat siya ay hinahabol ng napakaraming kaaway. Most especially yung kampo ni King Saul. Pero alam po natin, ano, nais ko pong idagdag sa explanation ni Brother Philip na two times na meron siyang pagkakataon na mapatay si King Saul. Ano po? Naalala po natin, two times po yon. Hindi lang po isang beses, dalawang beses po na may pagkakataon siya na patayin o mapatay si King Saul na kanyang kaaway.
umaaway sa kanya, ngunit hindi po niya yon ginawa sapagkat ito po ay hindi kagustuhan ng Diyos. So dito po sa Psalm 120, ano po, sabi po ng mga commentaries na ito daw ay yung first sa mga series of psalm o awit na ang title po niya is A Song of Ascent. So 15 po ito. So yung 120, chapter 120, ito po yung una. So there are many speculations such as the Stairs of the Temple Song, o inaawit daw ito habang humaakbang ka dun sa templo, or pwede daw na ito ay inaawit pagka galing ang mga Israelita sa pakikipagdigma. There are many speculations. But yung speculation po dito na tumatak sa aking isipan is ito ay inaawit during festival. Ano? Sabi po dun sa Talmud o yung ito po yung scriptures ng mga kaibigan natin na Jewish is that the Talmud says that the 15 songs correspond to the 15 steps between the temple's courtyard. So ito daw inaawit parang step by step habang humahakbang ka, inaawit mo yung mga awit na ito. At yung 120 nga, ito yung una sa mga 15 na awit na ito. At kung ito ay possible na inaawit during the feast such as Passover or Pentecost, may laki daw yung pagkakataon na ito ay inaawit din ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi during the time na nag-attend siya ng mga feast, ano, sila po ay umaawit at may chances na ito ay inawit din ng ating Panginoong Hesukristo. We consider them as songs sung by those pilgrims who went up to Jerusalem to worship. These songs of desires and hope and approach are appropriate for the pilgrims use as they go up to worship. So sa kanilang paglilingkod, ito daw po yung traditionally na ginagamit ng mga Jewish people during the time. So ano po, the author, sabi po kanina ni Brother Philip, is somehow David. But dito naman po sa mga commentary na nabasa natin at sa ating pag-aaral, is yung 15 songs na ito ay hindi lamang gawa ng iisang penmanship o isang manunulat. Although yung 56, mababasa po kasi natin doon na Psalm of David. So sa chapter 120, it is not specified kung sino yung sumulat. Pero ito po yung mga possibilities. David, Solomon, Ezra, Haggai, Zechariah, at Malakay. So either which po dito, ang importante ito ay ginagamit ng mga sinaunang mga naglilingkod sa Diyos upang sila ay magpapuri sa ating Panginoon. Himayin po natin ang bawat bersikulo. Verses 1 and 2, "In my distress, I cried to the Lord, and He answered me." Ano? Sa panahon yung writer o yung psalmist, yung umaawit, ano po? So pag inawit natin to, pwede natin i-apply po sa ating sarili. Na in the time of distress, yung wala po tayong ibang tatawagan, wala po tayong ibang lalapitan, kundi ang Panginoon. Sapagkat sabi po niya, ang Panginoon ay tutugunin kanya. In times of my distress, I cried to the Lord and He hears me. O pinakinggan ako ng Diyos. Pagka po dito sa banal na kasulatan, pagka sinabi pong pinakinggan, it is understandable na tinugon o inanswer, sumagot ang Diyos o binigay ng Diyos yung kanyang kahilingan. Alright, pag i-apply po natin ito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, ano po, kasi yun po yung dahilan kung bakit tayo po yung nag-aaral, pwede po nating sabihin na sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na alam natin na wala nang makakatulong sa atin, wala po tayong ibang lalapitan kagaya po ng advice ng mga bersikulong ito, kundi sa Panginoon lamang. Huwag po tayong lalapit kay kumare o kay kumpare kasi mai-issue po tayo. O huwag po tayong lalapit sa ibang tao kasi pwede niyang ipagsabi yung problema po natin. Ano po, wala po tayong ibang lalapitan kundi sa Panginoon lamang.
sapagkat sa Panginoon, safe yung ating secret. Sa Panginoon, safe at tayo ay matutugunan sa ating kahilingan o sa ating mga problema na ating dinadanas, mga kapatid. Ano po? Deliver my soul, O Lord, from lying lips. Ito po yung parang nakikita ko na common. One of the common things na makikita po natin sa mga bersikulo na binasa po natin ngayong gabing ito, ano, sa chapter 56 with Brother Philip, nandun yung lying lips. Sa verse chapter 120 mayroon, sa mga succeeding verse mayroon din po itong mga to. Tama po, mga kapatid, na basa po natin. So ito po yung one of the common things na makikita natin sa talakayan po natin sa gabing ito, na kung saan yung mga awit dinidescribe niya yung naidudulot ng lying lips sa atin bilang isang tao. Ano? During the time of David, there are instances na hindi na niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Even yung kanyang kaibigan na ni si Nathan, ano? Si Nathan po, ano, yung kaibigan ni David. Nag-aalangan din siya kung magtitiwala ba siya o hindi. Knowing na si Nathan is anak ng kanyang nang umaaway sa kanya. So mahirap nga rin naman, ano? So ayun po, ano, deliver me from the lying lips. Yun po yung sinasabi ni David, at yun po yung sinasabi ng mga awit na may akda ng kapitulong ito at sa mga sumusunod pa. Mamaya po, i-discuss po nating mabuti yung deceitful and lying lips. Next po is the destiny of the deceitful tongue. Ano po? So, kung tayo po ay nakakaranas na chinichismis po tayo o pinagsasalitan po tayo ng hindi totoo, wala po tayong ibang lalapitan kundi sa Panginoon. Ngayon naman po, kung sakali na tayo naman po yung nagchichismis, ano po, o tayo naman yung pinanggagalingan ng masamang salita, lagi po nating tandaan, verse 3 and 4, may kahihinatnan yung ating masamang ginagawa, mga kapatid. So kung tayo man po ay minsan ganito, siguro it is about time sa pamamagitan ng lesson na ito na matutuhan natin na yung ating ginagawa ay hindi maganda. At dahil ito ay hindi maganda, may kahihinatnan ito sa Panginoon o mayroong masamang dulot ito sa ating pagkatao, lalong-lalo na po sa atin bilang isang Kristiyano. What shall be given to you or what shall be done to you? Your false tongue, sharp arrows of warriors with coals of broom trees. So parang isang palaso na mayroong apoy. Ano po? So it is destructive. Ano po? Sa panahon ng pakikidigma, sa mga panahon na ito, hindi po mga bala ang ginagamit nila, hindi po machine gun o hindi po kanyon. Kundi yun po yung mga palaso, yun po yung medyo destructive. Kasi pag tinamaan, hindi lamang sa ikaw ay masusugatan, kundi ikaw ay pwedeng maaring mamatay sapagkat yung palasong yon ay mainit. Minsan nilalagyan pa nila ito ng mga nakakamatay na elemento o elements na pwedeng ikamatay kaagad ng kalaban. So hinahalin tulad po yung lying lips o yung dila na mapaghusga, dila na makasalanan sa mga palaso na nakakamatay at nakakapinsala at nakakamatay. Alright, as we move on to verse 5 and 6, living in troubled place, longing for God's peace, the weariness of living with those who hate God's shalom. Ano po? Yung mga tao na ang kasama mo, yung mga tao makakapiling mo, makakasama mo, ay galit sa kapayapaan. So napakahirap na naman, ano? So yung Meshak po dito na lugar at yung Kedar, it is a place where is far away from the land of Israelite people, malayo. So yun ay describe o paghahalintulad na para daw siyang nakatira sa mga tao na mga walang alam gawin kundi pakikipag-away, pakikipagdigma. Kaya nga po dito sa verse 7, sabi po niya,
he is longing for a peaceful surroundings, yung katahimikan, ano, sapagkat siya ay emotionally at mentally disturbed na sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Just imagine, sabi nga po kanina ni Brother Philip, hinahabol ka ng hari, hinahabol ka ng mga tauhan ng hari, hinahabol ka rin ng mga palisteyo na kalaban ng hari. So parang ikaw ay nasa gitna ng mga nagbabagang apoy na walang ibang gustong gawin sa iyo kundi ikaw ay makonsyum nila. So Kedar was a place associated with the nomadic tribe in the lands surrounding Israel. So yun po yung description. Yun po yung nais ipaliwanag ng writer na para daw siyang nakatira sa nomadic place na kung saan walang alam kundi makipag-away, walang ibang gagawin kundi makipaglaban. Which is, sa panahong ito, sa kanyang panalangin, he is longing for God's shalom or God's peace. Ano po? Verse 7, the contrast between the singer and the community where he lives. I am for peace, but when I speak, they are for war. Ano? Mahirap po ito na kahit na yung isip mo, yung puso mo, yung salita mo ay para sa kapayapaan. Pero yung mga kasama mo, yung paligid mo, ang kanilang nasa isip ay puro pakikipaglaban o puro pakikidigma. Ayaw nila ng katahimikan. Ano po? So napakahirap na tumira sa ganitong lugar. At yung prayer nga na ating sa chapter 120 is He is longing for peace. Naalala ko tuloy yung isang kanta, no? Sa nakinakanta po natin every Sunday or every time na tayo ay nalulungkot yung He lifted me. Ano po? He lifted me. Nag-echo. May He lifted me. Na kung saan sabi niya, from sinking sand, He lifted me. Ano, habang tayo ay lumulubog, ang Panginoong Diyos ay walang ibang intention kundi tayo ay i-lift up o tayo ay itaas. Naka-smile yung mga kapatid anong, natin. Mayroon niya. Anong tono niyan, Sir Ed? Tutono ko ba? medyo nahiya pa ako eh. Next time siguro, Brother Arnel. Ano po? So, yun po. Yun. Ano yung mga lesson na pwede po nating makita sa Psalm chapter 120? Number one is call on the Lord in times of trouble. Paulit-ulit ko na yata ang sinasabi pero sasabihin ko pa rin, ano? Kulitan na ito. Ano? Wala po tayong ibang lalapitan sa panahon na tayo ay nahihirapan. Wala po tayong lalapitan pupuntahan sa panahon na tayo ay walang-wala na malapitan sa buhay kundi sa Panginoon. God hear us when we pray and we can ask Him to save us from the lies and deceitful. Number two is know that God will judge the wicked. God judges the wicked. So, lagi po nating tandaan, ano, wag po nating gantihan yung gumagawa ng masama sa atin, mga kapatid. Diyos po ang gumagawa ng paghihiganti. Vengeance is not ours, it's God's. Ano po? Lahat po ng mga bagay na yan ay may kahinatnan. Number three is you do not belong to the world. Tandaan po natin palagi. Hindi po ito yung ating pamayanan. Our citizenship is not here on earth, but our citizenship is in heaven. Number four, worship is a privilege. Yung panahon na tayo ay nagpupuri sa Panginoon, umaawit para sa Panginoon, naglilingkod para sa Panginoon, kagaya ng ating ginagawa ngayon, is a privilege. Tandaan po natin, hindi lahat ng tao pwedeng gawin ito. O hindi lahat ng tao mayroong pagkakataon na gawin ito. Hindi lahat ng tao nakakapunta sa Sunday services. So it is a privilege for us. Privilegio po para sa atin. Some people want peace, but they have to live in the place where most people want war. Ano? Sa panahon po natin ngayon, ano, minsan, sabi nga nila, hindi mo na kailangan hanapin ang kalaban mo. Kasi yung mga kalaban mo, minsan, nandyan lang sa paligid mo. Kaya, let us be very careful, mga kapatid.
advice na rin ito, ano pala, sa mga young people na naghahanap ng partner. Kailangan i-consider din natin na yung magiging partner natin, sana hindi yun yung magiging best enemy din natin. Kailangan yung partner natin is best friend natin sa paglapit sa Panginoon. Mahirap matulog pagka yung kasambahay mo ay kalaban mo, kasama mo sa bahay ay kalaban mo. Pray for peace that Jesus gives. We can have this peace even in times of war. Sa panahon na tayo ay nahihirapan o naiipit sa mga problema at digmaan, tumawag pa rin tayo sa Panginoon. Kagaya po ni David, young David during that time, na siya ay patuloy na tumatawag sa Panginoon kahit hindi na niya alam kung saan nanggagaling ang kanyang mga kaaway. Alright, so punta po tayo sa tang. Usapang dila po ito, ano po mga kapatid. The sermon discussed in Psalm chapter 120 also can relate to Proverbs chapter 18 verse 20 to 21, and also in James chapter 3, which state that the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. And also the sermon says that the tongue has the power to kill or to destroy, to hurt or to heal. So lagi po nating tatandaan yan. Minsan, bilang isang tao, pagka na natutuwa tayo, hindi natin nakokontrol yung tongue natin. Nag-umpisa sa simpleng kumustahan, mamaya yung ibang tao na pala yung pinag-uusapan. So, yun po. Let us be very wary. Kailangan alert po tayo na kung saan makontrol po natin yung ating tongue. So, bago pa man pumunta sa ibang bagay, ibibigay ko na po sa susunod na chapter. Thank you very much po. Amen, Brother Ed. Pero bago po yan, magbasa po muna tayo ng comments. Sila, Mary Kevin, yun na lang. Pwedeng pakibasa, bro. Saan ba tayo mag-umbisa? Dito na lang. Doon pa sa chapter 56 ito. Hanggang doon kay Brother Ed. Nakamute ka, bro. Hey, galing kay kapatid na Araceli Urbano. Amen, brother. Jesus is our light. As Christians, we serve as the light of this world full of darkness. In Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kay kapatid na Imelda Lirio, thank you, Brother Philip, for a wonderful explanation. Gives wisdom to all listeners. Remind us to always trust in God. Trust God in all aspects and never give up, because God have a promise to us, never leave us nor forsake us. Yan. Kay kapatid na Araceli Jane Orvano, amen. Thank you so much, Brother Philip Brandt, for your spiritual wisdom shared in wonderful enlightenment explanations in Psalms 56. Glory to God. God bless more. At si kapatid na Juanita Manuel, amen, amen. Si kapatid ni Mel Delirio naman, amen, as Christian, bawat araw lagi ang trials ay kaakibat natin, pero nagiging matatag tayo dahil sa ating lubos na pagtitiwala at walang pag-aalinlangan sa pananalig sa Kanya, at sa puso mo'y lagi siyang ikwintas mo. Pagsunod, yapak mo'y lalagi susundan, palagi susundan. May reflection in verse 1 on Psalms 120. Kaya kapatid na Araceli Jane Urbano, yes, amen, Brother Ed, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalms 46 verse 1, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Psalms 121 verses 2, 3, 5, and 7. Si Sister Lori Aguilar Pelayo, watching here in Cebu. Hello po dyan sa Cebu. At si kapatid na Diling Aguilar naman, amen. My joint verse is Psalm 120, verse 7. I am for peace, but when I speak, they are for war. And also, ano magbasa?
From Sister Arceli Jane Urbano, yes, amen, Brad Ed. Vengeance belong to the Lord in Romans chapter 12, verse 19. Beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I repay, saith the Lord. And also from Sister Mel Delirio, ang dila isang maliit na parte ng katawan natin, subalit ito'y dumarami kapag kasamaan ng isipin. As Christian, or ang isipin as Christian, maging aral sa atin, maging mapagpakumbaba tayo sa ating pananalita, pausbungan natin ang mga salita ng Diyos at tayo iingatan niya. And last comment from Sister Jasmine Bornales, and even though we may not feel comfortable living in the world, this is exactly the place where God has chosen for us to live out our Christian faith in obedience to Him and as a witness to others. We are to be in the world but not of the world, as Jesus prayed in John chapter 17. Tama, humabol po. Amen. Thank you so much, Brother Ed, for your powerful highlights, lessons learned, and wonderful explanations of Psalm 120. Glory to God. God bless more. And amen, Brother Ed, your explanation so enlightened and knowledge, wisdom guided us. From Sister Imelda Lirio. Okay, on po to the next chapter. Chapter 120. Thank you very much po sa mga comments. Talagang maganda po yung mga comment ninyo. All right. Ito naman po mga kapatid, ang Psalms chapter 140. Okay, from the previous lessons po ano? Ay tama nga si kapatid na Ed ay halos magkakaparehas ano po yung mga binabanggit po dito. Okay? Psalms chapter 140 mga kapatid ay pinamagatan po nating when people oppose God's people ano or yung tinutukoy na people dito ano ay yung mga tao na hindi nawala sa panig ng ating Panginoong Diyos, when they oppose us ano ay kinakailangang ilagak natin yung atin pong pagtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos, kagaya ng ginawa nitong si David ano nung siya ay nakaranas, nakaharap nitong mga taong ito who really oppose him ano in every way they could ano, at upang siya ay puksain, upang siya ay siluhin ano, at ginawa po nila mga kapatid ang lahat-lahat ano to in order to put David down, but ano niyo po kung anong nangyari ano, they never won. Ano po mga kapatid, hindi sila nagtagumpay. Ni kailanman ay hindi sila nagtagumpay doon sa kanilang masamang mga balak kay David, sapagkat palagi ano mga kapatid na always to the rescue yung atin pong Panginoong Diyos. Nagpapakita na talagang may malapit na relasyon itong si David at yung atin pong Panginoong Diyos. Ano? Gayun na lamang yung pagsinta nitong si David sa atin pong Panginoong Diyos, kaya inilalagak niya yung kanyang pagtitiwala ano sa atin pong Panginoong Diyos, at makita po natin yan dito po sa chapter 140 mga kapatid no. Normal lamang ano na mga kapatid na kapag ang isang tao ay nagmamahal sa atin pong Panginoong Diyos, some people will love him but some will hate him. Okay, gaya nga ng sabi nila, you cannot always please everybody ano, some will be for you on your side but some will oppose you. Ako, yun po yung normal na nangyayari ano, yun po yung kadalasan natural na nangyayari. Okay. So ito po mga kapatid, matutunghayan po natin dito no, what sinners do to God's people. Dahil ayaw nila yung atin pong ayaw nila yung ginagawa ng mga anak ng Diyos, ayaw nila yung mga pamamaraan ano nitong mga anak ng Diyos ay magde-devise sila ng mga plano. Okay? Ito po yung kanilang mga gagawin. Kung babalikan po natin verses 1 to 5 mga kapatid, sabi niya, iligtas mo ako upang inoon
sa masasamang tao, mula sa mararahas na tao ay ingatan mo ako, na nagbabalak ng kasamaan sa puso nila at patuloy na nanunulsol ng pakikidigma. Pinatatalas ang kanilang dila na gaya ng sa ahas at sa ilalim ng kanilang mga labi ay kamandag ng ulupong upang inoon sa mga kamay ng masama ay ingatan mo ako. Ingatan mo ako sa mararahas na tao na nagbabalak na tisurin ang mga paako. Ang mga taong mapagmataas ay nagkubli para sa akin ng bitag at ang mga panalis at sila ay naglalagay ng lambat sa tabi ng daan. Naglagay sila para sa akin ng mga patibong. Okay. So makita po natin dito, no, mga kapatid, yung mga dinevice na mga plano. Traps are set on the way, ano, para itong si David ay upang itong si David ay kanilang siluhin, ano, at hindi magtagumpay sa kanyang mga ilakad. Subalit, mga kabalid, ano, when David was faced with these adversities at itong kanyang mga kalaban, ano, sabi nga natin kanina, God is always on the rescue. Bakit? Kasi maganda, mga kapatid, yung ginawa po ano nitong si David. Okay? When David had a problem, ang una po niyang naging takbuhan ano ay walang iba kundi yung atin pong Panginoong Diyos. Okay? Wala po siyang naging ibang takbuhan kundi yung atin pong Panginoong Diyos sa pamagitan no ng paghingi niya sa ating Panginoong Diyos ng kanyang kapangyarihan upang siya i-deliver sa kanyang mga kaaway. Okay? Na-discuss ito kanina ni kapatid na Philip. Na-discuss din po ito kanina ni kapatid na Ed, ano? Kung ano yung ginagawa ano ng mga tao ng Diyos katulad nitong si David. Kung sila ay nakakarap sa mga ganitong mga pagsubok. Since he loved God and knew that God loved him. So, of course, mga kapatid, ano? He would pour out his heart to God. And would put his life, ano, ikukumit niya yung kanyang buhay doon sa kamay ng atin pong Panginoong Diyos. As God's people, mga kapatid, we are given by God, ano, ng great power and wisdom. Subalit, minsan, mga kapatid, ano, we cannot deny this, ano, in ourselves na sometimes we are overwhelmed by a problem, ano. Ano-ano-ano-mang mga klaseng problema, lalo na kung yung mga problema na hindi natin lubos akalain na darating po sa atin. Ano? At sometimes, mga kapatid, ano, kasama pa dyan, yung mga opposed sa atin na dumadagdag pa sa mga iniisip po natin. Subalit, mga kapatid, wag po nating kalilimutan, ano, na tayo po yung mga anak ng Diyos. Ano? Na palagi na mayroon po tayong matatakbuhan na Diyos na tutulong po sa atin, mag-aahon po sa atin, ano, sa mga problemang ito na atin pong kinakaharap. And we find it easy, ano, na hangaan itong si David dahil sa kanyang lubos na pagmamahal, pagtitiwala, ano, sa atin pong Panginoong Diyos. Subalit, ano, yun nga lang ay dahil dito sa kanyang pagtitiwala, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, ay not everyone love him. Ano? Not everyone is para sa kanya at nasa kanyang panig. Marami ang naging against sa kanya, marami siyang mga naging kaaway dahil dito. Ano? At gaya nga ng nabanggit kanina ni kapatid na Philip, ano, mga kapatid, ay parang katulad din po ano, sa atin pong Panginoong Hesukristo. Okay, evil men plotted against David because he was a threat to them. Okay, he was a threat to them. At naalala ko mga kapatid, ano, yung nabanggit noon ni kapatid na Kevin Kim, ano, dito din po sa DBR, ano, yung kwento ng alitaptap yata yun eh, alitaptap, ano, na gustong patayin nitong, is that a snake or a serpent, ano, gustong patayin ng ahas, ano, hindi naman siya kasama, ano, doon sa food chain nitong ahas, ano, kung bakit
gusto niyang patayin, mga kapatid, alam niyo kung anong sabi nitong si nitong serpent, ano? Sabi niya, because I couldn't stand, ano? Yung iyong ilaw, ano? I couldn't stand, ano? Yung iyong liwanag, ano? Hindi ko maatim na ikaw ay nagliliwanag. Sometimes, mga kapatid, ano? Kapag ka, when we're shining bright, ano? At maganda yung tinatakbo ng ating buhay, maganda yung ating landas, ano, na tinatahak, minsan may mga nakakagalitan tayo, ano, may mga nagagalit sa atin, ano, may mga nagagalit sa mga tao ng Diyos. Ganito po si David, ano, they couldn't stand the success, ano, na nakukuha nitong si David, kaya naman gusto nilang to put him down. Okay, so however, mga kapatid, in one sense we want the evil against us, ano. Yun po yung gusto natin bilang mga tao ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ano? And we want the good will be for us. Subalit, if it is the other way around, if the evil supports us, ano? And the good is opposed to us, nako, malaking problema yan, ano? And we have a problem. And maybe we are the problem. Okay? Therefore, mga kapatid, do not despair, ano, having enemies or people who always seem to be contrary doon sa atin pong mga ginagawa. Okay? Because it means that God is with us. Okay? Dito po sa unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 14, ay ganito po yung ating mababasa. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo, upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo inaalipos na dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Okay? Kumbaga, suffering for righteousness sake. Ano, mga kapatid? Suffering for righteousness sake. O ayos lang po yan. Ibig pong sabihin yan, mga kapatid, ay ang Diyos, ano, ay nasa sa ating panig, ano? Ang Diyos ay nasa sa atin. Therefore, although David said they have tongues like serpent, ano? Para bang poisonous, ano? Kagaya ng nabanggit kanina, ano? Ni kapatid na Ed, ano? Very poisonous yung mga lumalabas, ano? Sa kanilang mga dila. It means that you stand with God and that is a good thing. Okay? Yan po ay isang magandang bagay. So, bilang tugon din po dito, ano, ni David, David turned to God in prayer because he knew that God is merciful. Hindi siya pababayaan ang ating pong Panginoong Diyos, pating Panginoong Diyos. David pled to be kept from the hands of the wicked, ano? Just as when God sent a prophet to David, asking him to choose between three punishments. Ano po, mga kapatid? And what God's people should do to sinners? Ano naman ang gagawin ng mga anak ng Diyos sa mga makasalanan? Kailangan ba na gantihan natin sila? Kinakailangan ba, mga kapatid, na kung anong ginagawa nila ay ano ang ginagawa nila sa atin ay gagawin din natin sa kanila. Okay? Yun bang rule na bato sa bato, ano? Buhay sa buhay, bato sa bato, ano? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, yun pala 'yan, no? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano, kung ano yung ginawa sa iyo, yun din yung gagawin mo. Ano, bilang ganti. Yun kaya, mga kapatid, yung ginawa po dito, ano, ni David, ay mababasa po natin dito po sa verses 6 to verse 8. Sabi niya, aking sinabi sa Panginoon,
Ikaw ay aking Diyos. Pakinggan mo ang tinig ng aking mga daing, O Panginoon. O Panginoon, aking Panginoon, lakas ng aking kaligtasan. Tinakpan mo ang ulo ko sa araw ng labanan. Huwag mong ipagkaloob, O Panginoon, ang mga nasa ng masama. Huwag mong hayaang magpatuloy ang kanyang masamang pakana. Baka sila'y magmalaki. So instead, mga kapatid, ano, na itong mga masamang tao na ito ay gawin din ni Haring David, gawin din nitong si David yung ginagawa nila sa kanya, ay ipinanalangin po niya ang mga ito. At ipinalangin niya sa ating Panginoong Diyos na nawa hindi sila magtagumpay ano, doon sa kanilang mga dinevise na mga plano. At nawa hindi magpatuloy yung kanilang mga masamang pakana. Ano? Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid, ng atin pong Panginoong. At doon sa panalangin nitong si David, ano, ay pinuri po niya yung atin pong Panginoong Diyos. Okay? Doon sa panalangin niya ay binigkas niya yung lubos na pagpupuri niya sa atin pong Panginoong Diyos. Na nagbabanggit ng kanyang nagpapakita ng kanyang pagtitiwala ano sa atin pong Panginoong Diyos na yung kanyang hinaing, yung kanyang daing sa kanya ay papakinggan po nito. Ano, it speaks of the confidence that David had ano sa atin pong Panginoong Diyos. Tingnan po ninyo no yung doon sa verse 7, ano? Yung na-recall nitong si David, ano, na sabi niya, tinakpan mo ang aking mga ulo sa araw ng labanan. Ibig sabihin, hindi naging pabaya sa kanya yung atin pong Panginoong Diyos, ano. Excuse, mga kapatid. Tig-tig-abak mo. Okay. So, hindi nagpabaya ang atin pong Panginoong Diyos dito po sa kanyang lingkod na si David. Ano po, mga kapatid? And now we can do the same. Ano? We can do the same, mga kapatid. Ano? If we recall ano yung mga nagdaan na mga pangyayari po sa ating buhay na nalagpasan po natin. Nalagpasan po natin yung mga maraming mga pagsubok sa atin pong buhay. And here we are today. Ano? Ito tayo, ano, nakakapagsalita, nakakangiti, ano, kasama yung ating mga kaibigan, kasama yung ating mga pamilya, kasama yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Enough reason sa mga kapatid for us to be thankful, for us to praise God. Ano? Dahil hindi natin nakaya, hindi natin nalampasan, wala tayo ngayon sa kinatatayuan natin, sa kinauupuan natin, ano? Kung wala ang tulong ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi nga ni itong si Charles Spurgeon, the shield of the eternal is better protection than a helmet of brass. Ano? That is why David won so many battles. And even in the giant Goliath. Ano? It also explains why Saul, ano, did not, itong si Saul ay never na nagtagumpay doon sa kanyang plano na patayin itong si David, mga kapatid. Therefore, in verse 8, David asked for God's help again. David did not want the wicked to win. For if they did, anong mangyayari? They would only exalt themselves, believing that they are invincible. The wicked are not supposed to have their desires fulfilled. It is the righteous who should prevail. Okay? At what God does for His people. Ano naman ngayon ang gagawin ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga tao? Verse 12 and verse 13, mga kapatid, yung last verses, sabi niya, alam kong tutulungan ng Panginoon ang panig ng nahihirapan at katarungan para sa mahirap. Tunay na ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong
harapan. Ito po ng mga kapatid, justice will surely prevail. Ano mga kapatid? Justice will be served. Ano? Ng atin pong Panginoong Diyos. Merong isang kasabihan sa Ilocano, mga kapatid, sa Iloco, na nagsasabing iti tao amay rurumen ni Apo Diyos iti mangtaraken. May parang design po mga kapatid, yung sinasabi po dito, ano? Dito sa verse 12 and verse 13, the last two verses ng chapter 140. Ano? Surely mga kapatid na ang Diyos hindi niya hahayaan na magtatagumpay yung mga masama. Magtatagumpay sila sa kanilang mga masamang mga binabalak. Kundi ang atin pong Panginoong Diyos ay will pronounce divine justice. Ano? Dito sa mga taong dito ito na nagkakaroon ng mga masamang balak laban sa kanyang mga anak, laban sa kanyang mga tao. Okay? And as David did, mga kapatid, seek to have the confidence that he has in the Lord. At itong confidence na ito ay ganito rin mga kapatid yung meron ano, itong si Job, ano? Doon sa Job chapter 19 verse 25, he says, "For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth." Standing at last on the earth, mga kapatid, pronouncing judgment, ano? Sa mga gumawa ng katampalasanan at magbibigay ng reward, ano? Sa mga tapat niyang mga lingkod. And also, Paul also had this confidence, ano? It was also mentioned by Brother Philip a while ago, mga kapatid. First, 2 Timothy chapter 1, in verse 12, sabi niya, "Dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na niniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon." Hanggang sa araw na iyon. Okay, David knew that if he walked with the Lord would maintain David's cause. His enemies would then be fighting someone much greater than David, ano? Hindi lamang si David ang kanilang mismong kaaway, ano, kundi greater than David, and this is our God. Then David finished by affirming what the righteous would do. Ano? At yan mga kapatid, ano, meaning himself and anyone in a similar circumstance, they would give thanks to God for how he had delivered them, ano? At magkakaroon ng pasasalamat, ano? Itong mga tao na natiling tapat, ano, sa ating Panginoong Diyos dahil ang Panginoon ang siyang nagligtas sa kanila. Ito pong tatandaan po natin mga kapatid. Evil men, itong mga masamang taong ito ay magpaplano ng mga masamang bagay. Ang hinahanap nila ay palaging away, labanan, will speak poisonous words, entrap the righteous, have evil desires and schemes, and speak evil words and slander. However, kinakailangan po nating tingnan at alalahanin kung sino din yung ating Panginoong Diyos. God is the one who delivers from evil men. God is the one who guards from the hand of the wicked. Ano? God is the one who hears our supplications. God is the one who protects us in the day of battle. God is the one who opposes the desires and plots of the wicked. God is the one who maintains the cause of the afflicted. God is the one who executes justice for the needy. God is the one to whom the righteous give their thanks. And God is the one whose presence the upright shall dwell. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, ang mga bagay na ito. At kahit ano man ang mangyari sa atin pong mga buhay bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos, ay hindi po tayo mali-disheartened. We will not be discouraged, we will not be disappointed knowing
all these things at magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pakikinig. Right, thank you Brother Kevin John. We have a few comments here. Saan lang po natin. From kapatid na Rosario Villanueva, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Good evening po. From Sister Araceli Jane Urbano, amen Brother Kevin John. David said, in God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Every day they rest my words. All their thoughts are against me for evil. They gather themselves together. They hide themselves. They mark my steps when they wait for my soul. Reflection in Psalms 56, 4 to 6. Good evening po from kapatid na Ariel Villanueva. Also from Sister Emel Delirio, panghihina ng faith mo sa Diyos, dito ang Diablo ay malayang makakapasok sa ating kaisipan. Huwag nawa natin itong hayaan. Bagkos isuko mo sa Diyos anuman itong mga kabalisahan, yakapin mo ang kanyang salita. Buksan mo't ibulay-bulay o pagbulay-bulayan mo. In Matthew 11 verse 28, siya'y nangungusap, palitan mo ito ng galak, na katutok siya sa atin. Ganapin natin ang kanyang kautusan at pagagaanin niya ang ating mga kabalisahan. Continue prayer without ceasing. Love one another, especially sa ating mga kapatiran. From kapatid na Ramon Lucas Santos, ang aklat ng mga awit ay katha na kung saan ay naawit ni David sa pagharap, pasasalamat, paghingi ng tulong, pag-iingat bago matulog sa gabi, pagsusumbong, panalangin, paghingi ng lingap at pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Amen from kapatid na Ramon. Thank you sa paliwanag, Sir Kevin, sabi ni Brother Junas. And also from Brother Ramon Lucas Santos, maiksing pagbubuod, ang aklat ng mga awit ay isang koleksyon ng mga panalangin, tula at mga imno na nakasentro sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ginagamit ang mga bahagi ng aklat na ito bilang mga imno sa pagsamba sa sinaunang Israel. Ang kahalagahan ng aklat ay masasalamin sa titulo nito. Nagmula ito sa wikang Griego na nangangahulugan ng isang awit na inaawit sa saliw ng mga instrumentong musical. Okay. So thank you po sa lahat ng mga nag-comments. Atin pong ibigay naman ngayon ang explanation sa chapter 141. Tayo po ay papatuloy sa ating talakayan sa aklat po ng mga awit. At ngayon po ay dadako po tayo sa aklat sa Psalms 141. Tama-tama po yung mga na-discuss ng mga una po nating mga lecturer ay talaga namang pinagaan ang aking responsibilidad. Una, kasi isa sa mga nasulat ko na po din dito ay na-discuss na rin ni kapatid na Ed kanina yung about sa tongue. Kaya mamaya, pasadahan na lang din po natin at maaga tayong matapos dito po sa aking sa part ng aking po ipagpapaliwanag. So ang Psalms 141, ito po ay mayroong 10 talata, mga kapatid. Ayon po sa aking pong pagsiyasat sa mga books na atin pong nabasa at sa mga sources na atin pong tiningnan, ay ito ho ay isang awit ni David, mga kapatid. Ito po ay nagpapakita na si David po ay isang tao na mayroong yung tinatawag nila na may malambot na budhi, mga kapatid. Si David, mayroong malambot na budhi sapagkat siya po ay humiling sa ating Panginoong Diyos. Una-una sa pagkikanya pong dealing with sin. Yan, sa mga kasalanan. And tanggap niya rin, mga kapatid, sa kanyang buhay that meron siyang kahinaan. Okay, meron siyang kahinaan bilang isang tao at ito ay kanyang nilalabanan. So, dito din po natin makita, mga kapatid, Psalms 141, na si David po ay mas concerned sa kanya pong about evil inside in himself, mga kapatid. Yung inner evil, mga kapatid, than he was about evil from others. Yan po yung kanyang binigyang pansin
na alam po natin that we are battling against our own desires. Ano? Na kung saan yan po ang pinakamahirap na nakalaban ng isang tao, yung sarili nating desires, than evil from others, yung pong kasamaan na makikita po natin. So ito po ay isang panalangin, a prayer for help when facing temptation, ang Psalms 141. So makita po natin dito na si David po ay humiling ng protection, God to protect him and to give him wisdom in accepting criticism. Yan nga, sa chapter 141, makita din po kasi natin mamaya-maya na mayroon pong salitang rebuke. He was rebuked, ano, mga kapatid, and he accept it. Kanya po ay, yan po ay kanya pong tinanggap ng buong puso. So, kung titingnan natin, mga kapatid, meron lang po ang tatlong bagay ang bigyang pansin po dito at kumuha lang din po ako ng tatlo, apat na mga bersikulo at ito po ay ating bigyang pansin sa pagkakataon pong ito. Una, tingnan po natin sa verse 3. Okay? Sabi niya, bago po ang verse 3, basahin lang po natin yung 1 at saka 2. Panginoon, ako'y tumawag sa iyo. Magbadali ka sana sa akin. Pakinggan mo ang tinig ko pagka ako'y tumawag sa iyo. Malagay ang aking dalangin na parang kamangyan sa harap mo, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahaponan. So makita po natin itong unang dalawang versikulo. Ito po ay pakiusap ni David na siya po ay pakinggan sa kanyang mga hinihiling o sa kanyang panalangin sa ating Panginoon. So yung sinasabi na sa versikulo 2, sabi niya, ang pagtataas ng aking mga kamay na parang hain sa kinahaponan. So yung kanyang, sana yung kanyang panalangin ay parabang kagaya ng isang insenso, yung napupunta, paakyat doon sa langit, na alalahanin ng Diyos yung kanyang mga kahilingan. Yung pong mga kahilingan ni David. So una, mga kapatid, sa verse 3, yun nga po itong punto natin, sabi na sa verse 3, maglagay ka ng bantay, o Panginoon, sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. So una, na lesson na makita po natin, bigyan po natin pansin, nabanggit po ito ni Brother Ed kanina, mga kapatid, yung tongue, the tongue is a small part of our body. Yet it is, it boasts of great things, mga kapatid. Napakaikli lang, napakaliit lang ito na part ng ating katawan. Sabi nga sa aking, nakita ko kanina, tinanong ko si Mr. G, si Mr. Google, sabi niya, yung size daw ng tongue natin is 3 inches. Yung pinakamahaba is 4 inches, mga kapatid. Ganun lang. Pero makita po natin yung description po ni Santiago sa kanyang sulat sa Santiago Kapitulo 3, sabanggit din po ni Brother Ed kanina. Yung tongue natin, sabi ni Santiago, it is a small part of the body, but it makes great boast sa verse 5. Sa verse 6, sabi niya, it is a fire in a world of evil that defiles the whole person sa verse 6. Diyan po sa verse 6, mga kapatid, sa Santiago chapter 3, sabi niya, it is set on fire by hell. In verse 7, sabi niya, it is unrestrainable, evil and full of deadly poison. Sa verse 7. So makita po natin dito, yun pong kapangyarihan, ito po ay napakaliit lang, but it is very powerful, mga kapatid. Sabi niyo po sa aking nabasa, mga kapatid, alam po ba ninyo, sabi niya, yung average person opens his or her mouth approximately 700 times a day to speak. See that? 700 daw, no? Yung average person lang, hindi po yun, yan yung tao siguro na hindi masyadong madada, hindi masyadong makwento. Sabi niya, they open their mouth 700 times approximately. Kaya nga, mga kapatid, makita po natin yung pong sinabi ni David, sabi niya, maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. He asked God na sabi niya to guard his mouth. Ano? At sinabi niya pa, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Yan ho yung isa sa mga pakiusap ni David, mga kapatid. So dito po natin makita, David wisely asked God to help him from speaking evil even as he underwent persecution. Yan po yung kanyang pakiusap na siya ay tulungan ng ating Panginoong Diyos
na kahit na he underwent persecution, mayroong mga pag-uusig, yung kanyang enemies, ay nabanggit ni kapatid na Philip kanina, he asked God, mga kapatid, to help him from speaking evil. Yan po yung pakiusap po ni David. Sa Matthew chapter 26, verse 63, Jesus himself, mga kapatid, was silent before his accusers. There were times ng ating Panginoong Kristo, he was accused by yung mga saserdoti. He refused to answer. He's silent, mga kapatid. So makita po natin, balikan natin yung Psalms 3, 141 verse 3. Si David advises us, mga kapatid, to guard our tongue and keep on watching it, mga kapatid. Guardyahan natin yung ating dila and then keep on watching it, mga kapatid. Sapagkat kung tayo pinakapagsalita, pag nakapagsalita po tayo ng masama, ay mahirap na po natin ito babawiin. Napakahirap na po natin ito babawiin, mga kapatid. Nabanggit ni kapatid na Ed kanina, yung Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Yan. So ito ho ay hindi lang nakakalaso, nakakamatay, nakakamatay ng pangarap ng iba, nakakamatay ng mga plano ng iba, nakakasira ng puri ng iba, at marami pa, mga kapatid. Marami pang mga bagay. So, ang pakiusap po natin, mga kapatid, si David, at ganoon din po sa atin, tandaan po natin yung ating pong dila ay makapangyarihan. That's why we need to guard what we say so that our words will bring honor to His name. Yan po yung ating pong ingatan. Na yung sinasabi po natin, sinasalita po natin ay makapagbigay ng glory and honor doon po sa ating Panginoong Diyos. Sa Colossians chapter 4 and verse 6, ano ho, mga kapatid, sabi niya, sabi po ni Apostle Paul, palagi naman po natin ito nang babasa, pero sabi niya po sa Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So sana po yung ating pong mga pagsasalita ay mas maganda sanang namnamin yun pong mga sa iba na nakakarinig po sa atin. Hindi po sana yung mga bad words at hindi po sana yung hindi makapagbigay ng kabutihan doon po sa mga nakakausap po natin. Mga kapatid, maliit lang po yung mga sinasabi po natin. It could be a blessing to them or it could be a curse sa kanila. Namamarkahan kanila. Ito si Brother Ed, sinabihan niya ako ng ganito. Ito si Brother Philip, sinabihan niya ako ng ganito. Hindi ko ito makakalimutan na sinabi niya. Si Brother Kevin Jan, napagandang sinabi niya sa akin, tatandaan ko to. O, di ba? So, it will impact. Magbibigay po ito ng impact sa atin. It could be positive at saka negative. Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, sa verse 4. Sabi na sa verse 4, sabi ko mabilis, medyo tumagal na pala. Sa verse 4, sabi niya, huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, nakasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan, at huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. So mga kapatid, ang gusto ko pong bigyang punto po dito is yung sinabi po ni David. Si David asked God to guard his heart. Yan, una, tang, at pangalawa, yung heart. Ano? Mga kapatid, nakiusap siya sa ating Panginoong Diyos na sana ay proteksyonan siya. That God will guard his heart, yung kanya pong puso, mga kapatid. At alam po natin, ano, sa buhay ni David, he has been deceived in his life because of what his heart's desire. Di ba? Siya rin po ay naging marupok sa kanyang buhay because of his heart's desire. Noong nakita niya si Bathsheba, napakaganda, kahit asawa ni Uriah, ay humanap siya ng paraan para mapasa kanya. Hindi po ba? Marami pa po yan, mga kapatid. So, nakita ko, nabasa ko rin, mga kapatid, that evil acts begin with evil desires. So, kung minsan, yan naman po ay nagmula sa isang evil desire. Hindi po ba? Yung evil acts begin with evil desires, mga kapatid. Kaya nga, sa Matthew chapter 15, verse 19, Jesus reminded us on the things that makes person defile. Yung, balik pala sa heart pala yun, no? Sa tongue pala yun. Ano ba yan? Na nagkaano yung aking outline? Okay. Balikan po natin. Yung doon po tayo sa Jeremiah 17 verse 9 and 10. Ito po ay madalas din po ninyong narinig, ano, mga kapatid. Jeremiah reminded us that heart is deceitful.
mapaglinlang ang puso ng isang tao. Kaya kung minsan sa mga kabataan, pagpunta sa ibang lugar, single. Yan yung tibok ng kanilang puso, ano? Pag pumunta naman sa ibang probinsya, single naman ulit. That's what their hearts dictates, sinasabi nila. Minsan, this is deceitful, sabi ni Jeremias. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ni David sa Psalms 139, okay, 139, basahin po natin, verse 23 and 24, unahan natin, sabi niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting." So mga kapatid, kausapin po natin ang ating Panginoon. Let us ask God to search our heart's desire, mga kapatid. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, ito ba ay naayon sa kanyang kagustuhan? Sa Proverbs 28 verse 25, sabi po ni David, sabi po ng writer ng Proverbs, "Proud hearts stirs up strife." Yan. Yung pong proud hearts daw stirs up strife. Sa Proverbs 28:26, he who trusts in his own heart a fool, isa pong mangmang ang nagtiwala dun sa kanyang puso. So mga kapatid, nakita po natin dito na dapat po nating humiling po tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos on how to guard our hearts, because it is really deceitful din. Di po ba? Yan po yung pakiusap. Yan po ang ginawa ni David. Yung pong kanyang sinabi, "Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan, kasama ng mga taong nagsisigawan ng kasamaan, at huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain." Panguli, mga kapatid, sa verse 5. Sabi na sa verse 5, "Sugatan ako ng matuwid, magiging kagandahan pa ng loob, at sawayin niya ako, maging parang langis sa ulo. Huwag tanggihan ang aking ulo, sapagkat sa kanilang kasamaan ay mamalagi ang dalangin ko." Mga kapatid, pangatlong bagay na makita po natin dito is that being rebuked by a righteous person is showing kindness. Yung rebuke, di po ba? Yung rebuke ng isang righteous person, ito po ay pagpapakita ng kabutihan. Minsan pa sa buhay ni David, sa aklat po ng Samuel, ano, 2 Samuel 12 verse 1 to 5, he was rebuked by Nathan. Ayan, nabanggit ni Brother Ed kanina ito. Hindi po si kapatid na Nathan Bravo, pero okay lang din naman, no? Pagka-rebuke tayo ni Brother Nathan Bravo. As long as it is taken. Sabi nga nila, yung rebuke. Okay, yung rebuke, mga kapatid. Nobody really likes rebuke or criticism. We don't want to be criticized, di ba? Kasi kuminsan ang rason natin, bakit mo criticize? Mas magaling pa naman ako sa iyo. Di ba kuminsan yan po yung nagagawa ng natin o yung ano natin, pagka ni-rebuke tayo, sometimes we, but it should not be like that, mga kapatid. Everybody can benefit from it. Yung rebuke, we can benefit from it. Sabi nga nila, we can benefit from it when it is given wisely and taken humbly. Yan, kung ito po ay taken wisely and we take it humbly, tinanggap po natin kung tayo po may mga pagkakamali, let us admit, hindi po ba? I-admit po natin pag ni-rebuke po tayo. Kung nakita din po natin ay kung meron tayong mga pagkukulang. So kaya nga, sabi ni yung nabanggit po ni David, David says that being rebuked by a righteous person is a kindness. Pagpapakita po yan ng kabutihan. So mayroon po siyang advice dito on how to, paano po natin tanggapin yung mga criticism o yung rebuke. Dito, makita po natin, mga kapatid, don't refuse it. Huwag kang mag-refuse. Kung ikaw ay mayroong ni-rebuke ka nila, don't refuse. Tingnan mo. Baka naman ito ay makakatulong sa'yo. Pangalawa, consider it a kindness. I-consider po natin na yan ay kabutihan para po sa atin. At yung pangatlo, keep quiet. Don't fight back. Yan. Relax ka lang. Baka naman may mali ka talaga. Madalas kasi yung response natin, madalas yung ginagawa natin, we fight back. Di ba? Sino ka? Ano ba yung natapos mo? Kung minsan, ganun pa yung mga nangyari. Yun pa yung mga sinasalita. But mga kapatid, let us, yung pong mga nire-rebuke po tayo, let us accept yung criticism kung alam naman natin
na meron din po tayong mga pagkukulang. Because it is part po yan ng ating growth din mga kapatid. Yan, tinuturuan din tayo na isa rin po yung bahagi na tayo po ay lumago sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Proverbs 28 verse 23, he who rebukes a man will find favor. Basahin ko sa Tagalog, mas maganda sa Tagalog. Sabi niya, sa mga kawikaan, 28 verse 23, sabi niya, maganda po yung pagkasabi niya sa Tagalog. Sa verse 23, siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunway pumupuri ng dila. So mga kapatid, yun pong palang rebuke, yung nag-criticize tayo, yun pong kabutihan yan, maidudulot pagdating ng panahon. Pero tingnan po ninyo sa Proverbs 29, verse 1. Yun pong mga hindi tumanggap ng rebuke. Sabi niya, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang liig, biglang mababali at walang kagamutan. Yan, yung mga hindi tumatanggap ng mga criticism. Sabi niya, ayan po yung kanilang sasapitan. So, yung lesson na makita po natin dito, si David was rebuked by Prophet Nathan. Si Pedro, mga kapatid, sa Galatians chapter 2 verse 11 to 12, was rebuked by Apostle Paul. So yung mensahe na makita po natin dito sa Proverbs 17 verse 10, sabi niya doon, rebuke is more effective for a wise man than 100 blows on a fool. Yan. Yung palang rebuke, it is more effective doon sa mga wise. Yan po yung kanya po makita po sa at. Makita po natin sa Proverbs 17 and verse 10. So yung pong admonition sa atin, mga kapatid, be open to honest criticism. God may be speaking to you through others. So maging ano tayo, kung mayroong mga, kung kinikriticize man tayo, when others rebuke us, ay tanggapin po natin kung ito man ay for our, baka naman ito ay para din sa ating ikakabuti din po natin. Yan po yung ating pong tandaan. So mga kapatid, sana po itong tatlong bagay na ito, yung ating pong nakita dito sa Proverbs, Psalms 141. Yung una kanina is yung tongue, pangalawa yung ating heart, at yung pangatlo ay yung rebuke. Na dapat po nating yung mensahe na gusto kong parating ni David sa atin, na sana po ay mayroon po tayong lesson na nakita po dito at bilang sa ating pong pamumuhay ay magagamit po natin sa ating pong paglilingkod bilang isang mga Kristiyan. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating pong lahat. Okay, that's chapter 141. Thank you, Brother Marson. Basa po tayo ng mga ibang comments po dito. Pagyamanan, Sir Kevin John. Also from Sister Lourdes Tarukmere. Amen. Basta't sa pagbasa po ng Psalm 56 and 120 sa ating pananalig sa Kanya, talagang lubos ang Kanyang pagtulong at di niya tayo papabayaan. Tutulungan tayo sa ating mga problema. Lagi po tayong magtiwala sa Diyos at tayo lubos. Kanyang pagkinig sa atin, di niya tayo papabayaan. Thanks mga poging brothers. God bless us all. Also from Sister Mel Delirio, thank you Brother Kevin John for your explanation, highlight, and your encouragement. Reminds us in Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. To God be the glory. Also from Sister Arceli Jane Urbana, thank you so much, Brother Kevin John, for wonderful discussions and explanations in Psalms 140. Glory to God. God bless more. And also from Sister Gina Mascariñas, magandang gabi po sa inyong lahat. Also another greeting from Sister Tessie Locaberte of Olpindo. Blessed evening, mga kapatid. God bless us. This goes to Brother Marson na. From Sister Arceli Jane Urbano, amen, Brother Marson. David cried unto God in Psalm 77:1-2. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. Also amen. From Brother Ramon Generosa, amen. Ang dila na ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos ay siya ring dila na ginagamit natin sa pag-alipusta, paglibak, paghamak, paglapastangan, paglalait sa ating. So that's a warning. Amen and amen about our tongue. Ang jablo ay pumapaloob dyan kapag kumikilos ng masama ang iniisip maging sa pagkagulat.
dila'y iingatan. Sa ilalabas nito, dila'y ilaan sa pagpupuri lamang sa Diyos upang ikay kanya ring iingatan. Also from Mr. Arceli, amen, Brother Marson, reminder, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Proverbs chapter 4, verse 3. Amen and amen from Brother Gilbert Salpura, from Brother Ramon Lucas Santos, James chapter 1, verse 26, kung inaakala nino man na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Amen, Brother Marson. My reflection in Psalm 69, verse 20, reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness, and I look for some to take pity, but there was none, and for comforters, but found none. From Sister Minnie Menjola, amen and amen, mga brothers, sa mga magaganda at malinaw na pagpapaliwanag niyo, patuloy pa rin gumawa ng mabuti, alang-alang sa ating Panginoon. God bless po sa inyong mga ministry. Maraming salamat po. From Sister Alma Arciaga Siguri, thanks much, inaanak, Marson. And blessed night po, mga brad, from Brother Ramon Lucas. And lastly, kasi... Mamaya na bro, meron pang isang chapter. Kala niyo, good night. Oh, meron pa po isa last. Last comment po from kapatid na Leila. Tama ka, Brad Marson. Kalma lang. Learn to accept criticisms dahil yun ang nakikita nila at napupuna sa iyo. Thank you po for your takeaways and comment. Dako po tayo sa last na chapter, 142. Okay, so 142. Bihira po akong nasa panghuli na nagpapaliwanag, mga kapatid. Simula nung umpisa, ako ay napuesto sa panguna or minsan nasa pangalawa. Sa kadahilanan ay bilang mga kapatid, yung panghuli. Sa kadahilanan ay baka maulit yung mga naihanda na pagpapaliwanag. So kagaya ng mga ganito, halos parehas, mga kapatid, yung mga naibigay na mga salita ni David. Okay, so ang Psalms chapter 42, siguro papamagatan po natin ito na I have no one but you, Lord. Nakita ko po ito sa kanina sa Google. So I have no one but you, Lord. Yung awit po na ito ay nasa lower octave. Kapag sinabi po nating lower octave, sadyang kahit gaano yung pamamaraan mo na pasayahin yon, kung siya ay nasa mababa, ay sadyang makita yung kalungkutan nito, mga kapatid. So yung melody, yung pitch nito, mga kapatid, ay nasa mababang octave. Mga malungkot minsan na awitin ay mas nakaka-connect sa ating Panginoong Diyos, yung mga malulungkot na awitin. Sabihin, pagka malulungkot na awitin, and then aawitin mo yon sa Panginoon, mas yung intensity, mga kapatid, ay mas makakonect tayo sa Panginoon. Mas nakakakonect yan. Kagaya kay Hannah, nung siya po ay nanalangin, siya po ay humihiling sa ating Panginoong Diyos ng may pagtangis. Yan. Nasubukan nyo na po bang nakipag-usap, mga kapatid, or umawit sa Diyos na kayo ay napapaluha? May mga awitin, mga kapatid, na kung na iparehas ito sa nararamdaman mo, sa kalagayan mo, minsan meron yung napapaluha ka. Yan. So, after yung luha na yan, after yung pag-awit na yan, parang pakiramdam mo gumaan yung nararamdaman mo. So, nakakatulong, mga kapatid, meron akong na Brother Philip, pa-share ako doon sa na-send kong picture kanina. Alam niyo, mga kapatid, when it comes, na-share ko na ito noon sa inyo, but when it comes doon sa luha, ay meron palang iba't ibang mga hugis nito. Yan. So, hindi lang pala basta luha, bagkos nakadepende yan kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Iba yung hugis kapag tears of joy. Yan, iba yung hugis niya. Iba din yung hugis kapag ka naghihiwa ka ng sibuyas. Yan. Pero kapag ka ikaw ay nasa kalungkutan,
ikaw ay nakakaranas ng parang lament o yung panaghoy, yung parang alone ka, mga kapatid. Yung hugis daw nito ay parang cross. Ayan po yung nakikita nyo ngayon. So kapag yung isang tao na malungkot, punong-puno ng kalungkutan sa kanyang buhay, parang yung hugis niya ay ganyan. Pagka susubukan mo itong tignan sa microscope, ganyan po ang lalabas, mga kapatid. And then after that, na mailabas mo daw yung luha na yan, ano, nagbibigay ng mayroong kaginhawaan. Okay. In a different, of course, situation. At diyan nagpapakita din, 'di ba, nung ang ating Panginoong Jesus ay during yung crucifixion, mga kapatid, ay ano yung naibigay niya? Nagbigay ito ng bagong pag-asa. Hindi lamang sa mga Israelitas, bagkos sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Okay, so ang Psalms chapter 142 ay isang panaghoy. Ito po ay lament, mga kapatid, pakikipag-usap ni David sa ating pong Panginoong Diyos. So ang mapapansin po natin yung kanyang desperation at yung kanyang distress, mga kapatid. Kaya sa ating pagbabasa kanina, ini-express dito ni David yung kanyang pagkabalisa, okay, yung kanyang desperation. Dito natin makikita din na it's just normal pala, no, sa isang tao na makakaranas sa buhay niya ng desperation or distress, mga kapatid. Itong si David ay nalulula, okay, sa kanyang kalagayan. In fact, hindi lamang siya nalulula sa isang bagay, bagkos siya po ay lungkot na lungkot. Kasi dito po sa versikulo, sabi niya, yung title doon, sabi niya, it's a contemplation of David, a prayer when he was in the cave. Nung siya po ay nasa cave daw. So kailan ito nangyari, mga kapatid? Kasi yung kanyang kalagayan ay lungkot na lungkot siya. Nararamdaman niya, in verse 4, he feels abandoned, okay? And also persecuted by his enemies. Parang wala siyang kasama. Okay. Now, yung setting nito, sabi natin kanina, nung siya po ay nasa cave. This could refer, mga kapatid, either of two episodes na kung saan siya po ay napunta sa kuweba. Meron yung, of course, yung setup gaya ng nabanggit ni Brother Philip. Ito po yung panahon na kung saan si David ay umalis at nagtago. Okay, kanyang iniwasan itong si King Saul. Maaari na ito, mga kapatid, ay sa cave ng Adulam, 1 Samuel chapter 22 verse 1. Maaari din na ito ay sa cave at En-Gedi sa 1 Samuel chapter 24. Kaya going back doon sa nararamdaman ni David, mga kapatid, parang napakalungkot ng kanyang buhay. During yung CPE natin dito, yung naganap nung nakaraan, mayroon isang linya na tumatak sa aking kaisipan, mga kapatid. Yung line na loneliness is a silent killer. Yeah. So yung loneliness pala, mga kapatid, is a silent killer. So siguro, going back to David, kailangan niya ng kasama. Naghahanap siya. Okay? Because parang na-abandon ako. Well, asan na yung mga kaibigan ko? Asan na yung mga kasama ko? Okay? They are persecuting me right now. Kaya wala siyang magawa, mga kapatid, kundi tumangis sa ating Panginoong Diyos, umiyak sa ating Panginoong Diyos. So he cried out, mga kapatid, to God. Nahanap niya, naghanap siya ng isang kublihan because of his experience. Doon sa versikulo na atin pong nabasa kanina, he pours out his heart to God. Yan. So, wala siyang makita, pero napakaganda yung kanyang nakita na siyang magsusolve, okay, tutulong doon sa kanyang kalagayan. Okay, na pwedeng tumulong sa kanyang distress or doon sa kanyang anguish. Na-experience na po ba natin, mga kapatid, yung ganitong setup, yung
distress ka, tapos ang lungkot-lungkot mo sa buhay. So ano daw yung mga pwede nating gawin kung sakaling dumating sa ating buhay? Kagaya kay David, mga kapatid. Number one, sabi niya ay reach out for support. Yan. Reach out for support. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Talk to someone you trust. Okay? Kung mausap ka, maghanap ka ng pwede mong pagsabihan. Yung pinagkakatiwalaan mo. Kung ano yung nararanasan mo. Pwede yung kaibigan, pwede yung family member, pwede yung therapist or support group. Pwede yung mga yan. Basta pinagkakatiwalaan mo sila. But during David's time, wala po yun. Eh, kasi naghahanap siya. So verse 4, sabi niya, mga kapatid, look on my right hand and see, for there is no one who acknowledges me. Sabi niya, no one cares for my soul. Walang-wala, mga kapatid. Pero ang nahanap niya na siyang tutulong sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So reach out for support. Nahanap niya, mga kapatid, ang ating Panginoon. Okay. Sa kanya ibinigay o ibinigay niya, ibinahagi niya yung kanyang nararamdaman. Why? Mga kapatid, nakakatulong 'yon, ano? So tayo nakakatulong 'yon. It can provide emotional support and perspective. Number two na pwedeng magawa kung sakaling, you know, nararanasan natin or dumating sa ating buhay yung ganung sitwasyon. Explore solutions. Okay, explore solutions. Ito po ay nabasa po natin kanina. Hindi lamang kapag ka naranasan mo, oh, titigil na ako. Hindi po yun ganun yung buhay. Okay, 1 John chapter 1 verse 7, ito naman ay patungkol doon sa pagkakasala, mga kapatid. Kasi minsan may mga kapatid na kung saan, kung alam nila na sila ay nagkasala and then lugmok na, ang gagawin nila, wala na. Iiwan na nila ang pananampalataya. Iiwan na nila ang ating Panginoong Diyos. But 1 John chapter 1 verse 7 is a very good reminder para po sa atin. Okay? Just in case or just for example, we are experiencing this kind of, you know, situation na sabi niya, if mayroong kondisyon, if we are walking in the light, mayroon yung dugo, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo na siyang maglilinis sa atin. Hindi ibig sabihin na kapag ka ikaw ay nagkasala, titigil ka na. No, it's not. Explore for a solution. Bumangon. 100% na pagbangon, mga kapatid. Uunti-unti. Dahan-dahan na pagbangon. Why? Because we have, nasa sa atin yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And that tells us to continue serving Him, mga kapatid. Number three, okay, kasi si David, nakita niya na si Kristo ang Diyos lamang yung tanging pag-asa niya. Okay? Naghanap siya ng solution, potential solutions, strategies. Walang mga kaibigan, walang mga kasama, but meron ang Diyos. And number three, mga kapatid, seek inspiration. Yan. Saan ito? Look for stories, yung mga tao na nalagpasan nila, yung may mga stories of resilience, yung katatagan, mga kapatid, and hope that inspires you. Pwede rin po yan, mga kapatid. Sa Biblia, napakarami. Lagi nilang binabanggit si Job. Ngayon naman, idadagdag natin si Joseph, mga kapatid. Diba? Si Joseph na kung saan naranasan niya yung kung papaano iwanan ng isang ama. Kung papaano iwanan ng mga kapatid. Nalaman niyo, 17 years old, nalaman niya, iniwan siya. Na siya ay naikulong. And then, nakita niya, mga kapatid, yung tagumpay. Okay? Si Joshua and Caleb, kasama siya doon, kasama sila sa nasabihan. Nalaman nila yung kalayuan ng kanilang paglalakad papuntang Promised Land. Pero sila po ay nagwagi, mga kapatid. Okay. They are the two persons, okay, mula doon sa original na nakatanggap ng promise that you will be receiving the promised land flowing with milk and honey. So yung mga yon, seek inspiration. After seeking yung inspiration nung nakaramdam si David ng ganon, of course,
of hinanap ng ni David yung presence ng ating Panginoong Diyos. So hindi ko na po ipapaliwanag yon when it comes doon sa presence. Hinanap niya yung presensya ng Panginoon. But sa pagpapatuloy ng kwento ng atin din pong mga buhay, just in case dumarating yung ganitong setup or situation, ano yung dapat nating gawin? Papaano hanapin yung presensya ng Panginoon? Prayer. Okay. Prayer is a way to communicate, mga kapatid, with God. That we can express our thoughts, we can express our feelings, you know. Meditation. Scripture, pagbabasa ng salita, yung ginagawa po natin ngayon, malaking tulong. Singing also, mga kapatid. Let's include singing. Sa verse 1, I cry out to the Lord with my voice. With my voice. So ginamit, mga kapatid, ni David, yung kanyang boses mismo, yung kanyang labi, para makapag-communicate siya sa ating Panginoong Diyos. Sa akin, parang ang dating nito, God is willing, mga kapatid, and joyful to hear our voices. Mayroon po akong nababanggit sa atin pong mga kasama dito, lalong-lalo na sa mga kasama po nating mga students, na yung ating mga boses ay isa sa mga unique na bahagi ng ating pong mga katawan. There are others, yung mata, mga kapatid, ano, kakaiba po yan, unique yan. Yung ating pong earlobe, kakaiba din po, unique po yan. Fingerprints, tayo lang po ang meron yan. Yung boses natin, mga kapatid, tayo din po yan ang meron yan. In other words, kapag ka isasalin natin ito sa spiritual na buhay, nung tayo po ay nabautismuhan, nakasali doon sa natanggap natin ay yung na-register yung ating boses sa ating Panginoong Diyos. Okay. Ang pupuntuhin ko po dito ay yung singing. Because our voice is unique. Kaya inaasahan pala ng ating Panginoon every time that we worship Him, every time na tayo po ay a-attend ng worship services, devotionals, and so on, mayroong pag-aawitan. God is already expecting our voices, mga kapatid, na mapakinggan niya. Once na tayo po ay hindi ginamit or hindi natin ginamit yung ating boses, siguro ay hahanapin ng Panginoon, asan yung boses ni Brother Kevin John? Ganyan. Brother Ed, ni Brother Philip, or ni Kevin John, ni Ed, ni Philip, saan na? O ni Marson. Sabi ko kanina ay hindi ako naisali ni Brother Marson sa nagsabi. Meron siyang binanggit, mga kapatid. Okay, but kidding aside, God is expecting our voices. Si David, mga kapatid, ginamit niya yung boses niya para sabihan, para isabihin kung ano yung kanyang nararamdaman, kung ano yung kanyang nararanasan. And next, mga kapatid, na ginawa ni David ay binigay niya yung kanyang tiwala sa Diyos. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan niya ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kadakilaan, okay, yung kanyang kagalingan. He believes that God is in control. Okay? That his life is ultimately in God's hands. At ano yung nangyari, mga kapatid? Dahil sa kanyang ibinigay na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, mayroong anticipation of God's answer. Tingnan po ninyo sa last. Pagkatapos na sinabi niya yung kanyang nararanasan, and then sinabi niya na ikaw lang, Panginoon, ang aking kublihan, sabi po niya sa 7b, "For you shall deal bountifully with me." So alam na ni David, mga kapatid, ano? Mayroon na yung anticipation. In-anticipate na niya na yun yung gagawin sa kanya ng Panginoon. Kaya natawag po si David na a man after God's own heart. Bakit siya natawag? Because of his relationship with God. Okay? Because his trust and faith in God. Because of his repentant, meron po siyang repentant heart, tsaka meron po siyang humility. Kaya natawag po siya na a man after God's own heart.
So in-anticipate niya. He believes. Naniwala, nagtiwala siya, mga kapatid. So, Psalms chapter 142 portrays the deep emotion of despair, loneliness, and hope in the midst of adversity, ultimately pointing to God as the ultimate source of refuge and deliverance. So, mga kapatid, yan po yung maikling pagpapaliwanag sa 142 ng Aklat ng Mga Awit. Right, thank you, Brother Arnel. Basa po tayo ng mga comments. Pakread lang po tayo. From Sister Arcelia Urbano, amen. Thank you so much, Brother Marson, for your powerful insights and explanations in Psalm 141. Glory to God. God bless. Thank you, Brother Marson. So much. A good, wonderful explanation. Very well said. To God be the glory. From Sister Imelda Tirio. Good evening po, mga brothers. Rosemary Asinero, thanks po. Thank you for being with us. Napakaganda ng laman ng chapter 142 from Brother Ramon Generosa. Also from Sister Susana Lopez, amen and amen mga brothers, sa magandang pagpapaliwanag, sharing your spiritual wisdom and insights which we can apply it in our everyday life. More blessings sa inyong. And from Sister Ophelia Rafael, Imbag Arabi, kada kayo amin kakabsat kin Kristo. Kastamat kada kayo, Brother Junas, Sister Alma, kin akastamat kin kahana, kin kastamat kada giti nagagat at tumultulong iti DBR. God bless us all. Thank you po. From Sister Arceli Jane Urbano, amen, Brother Arnel. Well said, David cried out to God when he always pray in Psalms 102 verses 1 to 2. Hear my prayer, O Lord, and let my cry unto thee. Hide not thy face me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call, answer me speedily. And we have also from Kapatid na Olar, Candia Jife is watching. Thank you for being with us. Also, again, from Sister Arcelia Urbano, amen, Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when they hastening was upon me. Isaiah 26 verse 16. Also again from Sister Arcelia Urbano. Thank you, Brother Arnel. In worshiping God, we use our voices, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Ephesians chapter 5 verse 19. Ito po. From kapatid na Ramon Lucas Santos, ang kalaman na ang Diyos sa ating kandungan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Dahil dyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon sa mga taong nagbabanta sa atin sa physical man o spiritual na aspeto, sapagkat walang anumang sitwasyon na maaari nating kaharapin ang hindi kontrolado ng Diyos. Kaya't ang pinakamainam na lugar ay ang palaging nasa kanyang presensya. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid. Putol po yung comment. But thank you po for sharing your thoughts. At ano po? Na lang po. Mga kapatid, gusto ko lang i-shoutout yung aking kapitbahay no, na nakikinig ngayon. Nandito kasi ako sa taas, kaya alam niya na ano, gising pa. Shout out to Brother Edgar Flores, kapitbahay. At shout out din sa ating mga student. Habang online tayo, nagsasagot tayo ng mga queries. shout out sa inyo. Thank you po. Oh, may comment ulit, Brother Kevin Jan, pwede. Ikaw naman, pakiganda na. Okay, ito po ay galing kay kapatid na Imelda Lirio. Mahanap natin ang Diyos in time of trials, temptations, and many other problems. And amen, we belong to God being a Christian. Marami tayong nakitaan sa ating sarili. Yes, ang pagkanta sa hymnal book, naiibsan niya ating kabigatan ng puso. Sundan pa natin ito ng taimtim na pananalangin, may pagtiyaga at pagtitiwala. Si Jesus umiyak din habang nagdarasal. Si David gayon din, kaya tayo man ay ganito rin, kalulugdan niya tayo sa ating marubdob na dalangin. Ito coming from Sister Araceli Jane Urbano.
Thank you so much, Brother Arnel, for wonderful discussions and explanations. Lesson learned in Psalms 142. Glory to God. God bless more. Yun. So, thank you po sa atin pong mga taga pakinig at taga panood. Umabot po tayo kanina at I believe ng 63. O baka yun lang yung time na nakatutok ako. Pero ito po ay umabot nga ng ganong number. So yun nga po, ang Psalms 56, 120, 140 to 142. At maraming salamat po sa atin pong mga kasamahan dito. Ganon din po sa atin pong mga tagapag-comment, tagapagbigay po ng mga takeaways din po nila. So lastly po, isang comment dito. Thank you, Brother Arnel. You're nice and fruitful food for our soul. Very spiritual explanation. So samahan niyo po kami muli bukas sa pagpapatuloy ng pagbabasa. Believe may additional pagbabasa. Hindi ko pa nakita din yung schedule. Hoping meron na rin ma-i-post. At kita-kita din po tayo dyan sa Baguio. Kung may tagapanood po tayo sa Baguio, Lord willing, ay magsama-sama po tayo sa fellowship. Ito, dagdag. Siguro last na ito. Gawin natin sa ating paghandog awit na ang ating puso ang naghahandog sa ating dakilang of Diyos. From Brother Ramon Generosa. Right, to close us and fix us. May gusto pa po bang sabihin ang ibang mga kapatid? Mga lecturers? For Kevin John, Brother Arnel, Red, for Marcel. Shout out sa aking asawa. Ayan. Ayan, kumusta, kumusta? Tayo kumustahan kami. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. At sa aking family. Thank you very much for watching po. Shout out. Ito. Salute you all. Great lecturers, Brothers Philip, Brent, Arnel, Marson, Kevin, John, Ed, for all wisdom, time, and effort. Glory to God. God bless brothers and have a good night. Rest. And from Auntie Belinda, thank you so much, brothers. Amen, Brother Arnel, in 1 Peter chapter 3, verse 12, for the eyes of the Lord over the righteous and his ears are open unto their prayers, but the face of the against them that do evil. Salamat mga kapatid. God bless you all, mga brothers. Good night to all. Ay, bago po tayo tuloy ang mag-good night, ay sa dasal, ay si Brother Marcel po ang mag-lead sa atin. Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Banal at makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpakumbaba at humiling na inyong paglilinis sa lahat ng mga pagkukulang namin po nagagawa laban sa inyo pong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na inyo po kaming pinagbuklod-buklod sa pamamagitan ng programang ito. Basahin at unawain ang inyo pong hiwagang mensahe ng sa banal na kasulatan. Kami po ay umaasa na sana po sa mga lessons na aming pong mga natutunan sa gabing ito ay tulungan niyo po kami na ito po ay aming pong may sa buhay at kami po ay maging matibay sa aming pong pananampalataya po sa inyo. Alam po namin na ang mundo pong ito ay punong-puno ng kasalanan. Subalit kung kami po ay umaasa sa inyo at pagkatiwala po namin sa inyong aming buhay, ay tiyak na ito po ay aming pong mapagtagumpayan. Salamat po sa mga viewers na nakasama po namin sa gabing ito. Hinilig po namin na paspasan po ninyo ang mga kapatid po namin. Sa mga kapatiran po namin na papunta po lamang sa kanila po mga trabaho, ay ingatan po ninyo sila amang banal. Hinilig po namin na sana po ay paspasan po ninyo ang namumuno ng programang ito. Sa gayon ay marami pang mga kaluluwa ang makarinig ng iyong salita at tanggapin ang iyong anak na sa Panginoong Kristo bilang kanila pong tagapagligtas. Hinilingin din po namin, Panginoon, na sana po sa mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman, si kapatid na Elena, hinilingin po namin na inyong pong basbasan ang mga doktor na mga gumagamot sa kanila, si kapatid na Jefferson. Niling po namin na ang agarang pagaling nang sa gayon ay siya din po ay makasama po namin sa gawain pong ito.
At sa mga kapatid pa po namin na nasa bandig na karamdaman, kami po ay nakikiusap sa inyong mga banal, ay inyong pong basbasan ang magamot na kanila pong ininom. Nasa gayon po ay manumbalik po ang kasiglahan ng kanilang pangatawan. At hiniling po namin sa aming pong samantalang pagkiwahiwalay sa oras na ito, ay ingatan po ninyo ang bawat isa po sa amin. At kami po ay umaasa na patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa po sa amin sa inyo pong para sa inyo pong kalawalatian. Muli, Panginoon, patawad po sa mga pagmamalabis namin na gawa itong lahat. Ay aming panalangin at inaasang matanggap sa matamis sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po. William, sunod-sunod na rin yung amen na galing sa atin pong mga viewers. So we'll see you, Lord willing, next week sa amin pong segment. So amen and amen. Thank you so much, Brother Marson, for wonderful closing. Amens po from mga kapatid po natin na nanonood pa rin hanggang ngayon. Thank you po. And that's all for tonight. Good night po, mga kapatid. Good night. And good day. Po. Good night. Good night. All right. Have a good day and good night.